By the way, ako nga pala po si Miss Nancy De Torres dito po sa Lipa Business Center. Sa second floor po, Paseo de Mercedes po, dito lang po sa tapat ng San Juan Terminal G po yung business center natin. Then, ayun po, hindi ko na po patatagalin to. Gusto niyo na po makita si Doc. Pero bago yun, tawagin ko po si Boss Vic or si Vic Magtanggol. Hello, hello. Ang bilis mo na pakilala sa akin. Thank you. Hello po, hello. Yes, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Yan. Hello po sa lahat. Bakit yung iba malungkot? Hi po, hello. Ayan, kamusta po ang lahat? Isang mapagpalang araw po sa inyo at ako'y natutuwa dahil binigyan ako ng Panginoon ng another day and it's Sunday. And it is a blessed day. Tama ho ba? God is good. And all the time. Ayan, parang yung iba malungkot. Bakit ho ba? Ano, kumain na ho ba ang lahat? Hindi pa. Sino ang hindi pa kumakain? Taas ang kamay. 1, 2, 3. Lapit ho kayo sa akin. Kayo lang nagtaas ha. Kayo ililibre ko. Sino ang hindi pa kumain? O yan, dumadami nagtataas. Anyway, it is a blessed day and it's a pleasure na kami po ay narito ngayon ng Health Forum Team para po matunghayan nyo ang pagtuturo na naman ni Doc Atoie. Ayan. So, pero sa araw na ito, alam ko galing ho kayo sa iba-ibang lugar eh, no? Tama ho ba? Sino hong galing dito ng Mindanao? Galing ng Visayas? Bakit walang nagtataas? Galing ng Batangas! Ayun, dahil nasa Batangas pala tayo. Bakit ba parang may nagbabasaan sa labas? Ano ho bang ano? Ano ho? Puling-puling? Ha? Uling-uling? Buling-buling? Ah, akala ko may mga uling kaya binabasa para... Okay. Ah, San Juan. So, San Juan Day po pala ngayon dito sa inyo. Ah, kaya pala dapat hindi tayo lalabas para hindi tayo mabasa. Ano ho? But anyway, isang mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat and I hope everybody is okay. At alam ko ho lahat naman dito ay first time, no? First time. Tama ho ba? Sino ho yung mga followers namin dito? Ba, okay, kalahati. Yung mga hindi nagtaas, mga bago lang ho kayo, first time. Pero napapanood niyo ho kami sa YouTube, sa Facebook. Okay, so kung napapanood niyo ho kami at ngayong araw na to live po tayo, okay? Gusto niyo ho makita live? International? O sige, ito ho yung camera. Yan. Kaway ho kayo, kaway. Ayan, okay. Yan. Nandito na ho sila, yung mga tiga Batanga. So, nakikita ho kayo sa ibang parte lahat ng daigdig. Ayan, so nakikita po kayo sa araw na to. And nakikita nila yung mga nakangiti at hindi nakangiti. Ayan. Bakit yung iba hindi nakangiti? No? Ano ho? Wala pa si Doc Atoie. Ah, kaya kayo malungkot. O, di aalis na ako. Hindi ko parating na ho si Doc at alam ko naman na sabik na kayong makita si Doc Atoie. No? But anyway, before that, meron po akong ipapakilala sa inyo at kami po ay binisita. No? Kung sino po yung mga follower namin, ito po ay siguro napapanood nyo na rin pag kami po ay nagpo-forum. No? Ang health forum po ay para po ito, ginawa yon para din po ito sa mga kababayan natin ang mga nasa abroad. Na hindi sila makauwi dahil nung kami po ay nagmission outside the country, nakita po namin ang kalagayan ng ating mga tawag nito mga kababayan na may sakit, no? So for this social media, nagpapasalamat po kami at napapanood po ang Health Forum para magabayan natin yung mga ating mga kababayan na may sakit. Okay, so dito ho, sino ho ba ang may sakit? Ayan, nakita ko na. Ayan, nakita ko na. May mga nagtaas, may hindi nagtaas, may kumalabit. No? Go, ikaw. Ah.
Yung mga nagtaas daw ng kamay, yun daw ho ang makaka-receive ng 100% na kagalingan. Amen? Yan. Siyempre, yung mga nahiyang nagtaas, yung mga ganyan, kalahating kagalingan lang daw. At siyempre, yung mga kinalabit lang, kalabit din na kagalingan ang matatamo nyo. At yung mga hindi raw nagtaas ng kamay, hindi na raw gagaling. Patay. Ay, mga nagsigawan. Pero gusto nyo bang gumaling? Sino hong gustong gumaling? Taas ang kamay. Ala, lahat na nagtaasan. Ang mga Pilipino, kailangan takutin para magtaasan ng kamay. Bakit po namin ginagawa yun? Yun po yung acceptance kasi na kailangan natin. No? Kung anong meron kayong kalagayan ngayon na dinaramdam nyo, i-enjoy nyo na lang, nandyan na ho yan eh. I-enjoy nyo na lang yan. No? Kasi wala na tayong magagawa dyan. Ang kailangan lang, solusyon. Tama ho ba? Kayo ho ba ay nawawala ng pag-asa? Pero dahil mabuti po ang ating Panginoon at love niya tayo, laging may pag-asa. Yan. Amen? So lahat po rito nandito, may purpose bakit ho tayo nagkita-kita. No? Hindi naman ho ipinahintulot ng ating Panginoon na hindi tayo magkita-kita. So may purpose po yan. No? So sa ngayon, meron po ako ipapakilala sa inyo, parang sandali lang, mainit. Okay, naiinitan. Naiinitan kayo? May aircon ho ba? Wala nga eh. O sige. But anyway, so ipapakilala ko ho sa inyo ang aming mentor ni Doc Atoy. Okay. Ito po ay aming professor sa naturopathy. And andito po siya para bisitahin kami. At siya rin po ang laging gumagabay sa amin. Sa every time na kami ay nasa ganitong profession, siya po ay laging naandyan dyan. Kaya malaki po ang utang na loob ko rito sa taong to, yung aming mentor, professor sa naturopathy. At hindi ko napatagalin, no? Siguro i-welcome natin ang aming professor, ang aming mentor, walang iba, para mag-share din sa inyo ng about health. Walang iba kung hindi si Doktora Elizabeth Micalier! Yan. Ito po ang inyong mic. Magandang hapon ho sa inyo lahat. Ayan. Yan po yung aming professor ni Doc Atoy. Yan. Buti nagalis ka ng salamin. Para nandito na kayo, nagalis na po ako ng salamin. Ayan. Naliwanagan na ako. Okay. So ito po si Doc Mick, ang aming professor, yung lagi kong binabati live. So napapanood po tayo Doktora live and locally. Ayan. So namamangha sila sa nakita nila. Ayan. Anyway ho, taga-Lipa rin ho ako. Ayan. Dalawang taon na kasi nakabili kami ho ng farm dito. At tuwan-tuwa ho ako na dito ako nakapili ng farm. Ayan. Kasi malamig rin dito, di ba? Taga-Baguio, except ho dito ngayon, pero okay na rin. Taga-Baguio ho kasi ako, at alam niyo naman, malamig ang Baguio. Tapos napadpad kami dito. We're so happy here. I'd like to let you know. Ayan. So, siya po ang aming mentor na nagtuturo sa amin at gumagaway, no? So, maganda po ni Doc Mick, ano? Para siyang LBN sampagitan nung araw. Ayan. Okay. Ba't nung araw? Eh hanggang ngayon, millennials na po. Ganyan. Millennials na. Okay, so siya po ay magsishare. Siya po ay, siya po yung aming supplier ng organic egg. Yan, yung kasi dyan yung galing sa farm oho, namin. So talagang organic yon na yan po yung tawag namin, ang itlog ni Doc. Yan. Kung nakatikim na kayo, bili lang ho kayo. Masarap ho, malilim na, masustansya. Ang itlog ni Doc. Yan. Okay? So si Doc Mick po, Doc, share naman po paano po kayo na napunta sa ganitong larangan ng pagtuturo or kayo po ay napunta dito sa health. Matagal na kwento na yan. Matagal. Opo, anyway, to make the story short. Matagal na ho. Mm-hmm. I think I was just, hindi ko na maalala, pero batang-bata pa ho ako. Okay. Medyo health freak na ho ako. No, ang una ho, hindi ako health freak. Tawag ko, alam ba ho niyo yung new age girl, yung new age, yung naniniwala sa, o yung mga nagtatanong kung
bakit ba, why is the sun rising in the east and not in the west? Yung okay. Mga maraming why. Uh-huh. So, nagre-research ho ako. Tapos, nagme-meditate. So, ngayon, kung gusto mong magaling ang meditation mo, dapat malinis ang pagkain mo. So, naging vegetarian ho ako. So, yun ho ang umpisa ng pagpunta ko sa health at natural healing. Bata pa ho ako noon, pero bata pa rin ho ako ngayon. Yan. Kita niyo ho, ano? Yan ho ang nagagawa ng natural talaga. At dahil ho doon, nag-aral ako sa States, hanggang ngayon ho, nag-aaral pa rin ako. At gusto kong sabihin, si Vic at si Atoie ay one of my best students. Ooh. Wow! Ooh, gusto nila marinig yun. Now, basically because they are doing what I have been wanting to do. Noon ho, puro ako pasyente rin. Tapos napagod na rin ho ako. Hindi ko nga ho alam ba't hindi napapagod tong dalawang to eh, no? So, ang dineside ko, magtuturo na lang ako kung anong pinag-aralan ko. Kasi wala akong school na nagtuturo ng natural healing dito. So, 1988 pa, nag-umpisa na ako magturo. Yun ho, uminto rin akong nagpasyente. Napagod na. Napagod na. Kasi okay. Puro na lang, kasi wala akong nagna-natural healing noon. So, ilan yes, lang kami. You know, so all of them really come to us in our center. And that was in Makati long ago. So, sabi ko, ha, turo na lang. So, yan ho, mga libo-libo na rin noon estudyante ko. At the two people who really are doing what I've always wanted is Vic and Atoie. Yes. Bakit ho? Kasi ang decision ko para magturo, para ma-multiply ko ang sarili ko. Yung tinuro ko sa mga estudyante ko, ma-share nila sa iba. Yan. Kasi kung may pasyente ako, isa-isa lang ngayon, di ba? So, sabi ko, wow, kailan pa ba ito? Makakatulong, no? So now, they're doing exactly what I have dreamed I would have in students. Multiply the learnings and the teachings in natural healing. Kaya ho, tuwan-tuwa ho ako sa mga ito. Yan. Kaya pag meron hong opportunity, sumasabay ako. Nakikisingit. Ayan. No? Kagaya ngayon, it's a pleasure na nandito at binisita kami ng aming mentor. Kasi, para rin ma-share niya sa inyo yung about health, no? Dok, hindi lang naman po health, di ba? At tinuturo din natin sa kanila yung ano ba tong Herring's Law. Yes. Yan. Ano ba ito, Dok? Meron ho kasing tinatawag na proseso. Hindi ho kayo pwedeng gumaling porque uminom kayo ng isang gamot. Okay. Alam naman ho nyo yun, no? At ituturo ho yan ni Dok Atoie ngayon. So, kung gusto nyong gumaling, ang unang-una, ang gagaling dito, dapat ayan, gusto nyong gumaling. Dapat mag-decide kayong gagaling ako. So, at dapat gagawin may conviction. Ko ang dapat para gumaling, di ba? Kasi wala naman miracle capsule, miracle drug. Oh, yung mga iniinom lang, Dok? Hindi pwede yon. Okay. O, yan ha? Meron yung iba, iinom, gagaling. Yung iba, hindi. Have you seen that? Yung iba, yes. Gagaling, let's say, sa chemotherapy. Yung karamihan, hindi. O, yung iba, gagaling sa malunggay. Yung iba, hindi. Yes. Anong difference noon? It's all in the mind and their decision to get well and change their habits, and it is not one drug or one food supplement that will make you well. Sorry na lang ho, pero walang miracle drug. Kaya ho, nandito kayo para malaman nyo yung proseso. Di ba? Yan. Mamaya, makinig ho kayo kay Atoie. Oh, kasi Dok, yung iba, parang alam lang nila, uminom na sila, okay na. Pero andun pa rin, paulit-ulit pa rin. Kung baga, magkaiba po Dok yung gamot, at saka yung gumaling. Yes, yun. Malalaman nyo yan. Mapapagalitan pa nga kayo ng konti mamaya. Yeah, masisermo lang kayo mamaya. So, no? Yung mga nakarinig na kay Dok Atoie, medyo alam nyo na pag hindi kayo sumunod, yes. Walang mangyayari rin. No? Yan. So basically, that's it. Mas maganda ho siya mag-explain kasi nagpapatawa eh. Ako hindi ho ako komiko eh. Itong dalawa. Alam nyo ho, tunay, nakikinig ho ako dito sa dalawang to. Kahit na narinig ko na, kasi napapatawa rin ako. At saka alam niyo naman ho, that laughter is one of the best medicines. No? Kaya opo. Nga ho, meron ako sabihin sa inyo, kung may sakit kayo, ayan. Manood kayo ng comedy. Mm-hmm. Tumawa lang kayo ng tumawa.
meron ho isang doktor, Dr. Cousins, na he was, basta binigyan siya, hindi ko na alam kung ano yung sakit niya, na wala na daw siyang, walang drug, hindi siya pwedeng gumaling. Eh, doktor to, sabi niya, eh kung mamamatay na rin lang ako, sabi niya, medyo I'll make myself laugh na lang. So what he did was he really watched only comedies. Tawa lang ho siya ng tawa. After a few weeks, galing na siya. Bakit? Kasi yung pagtatawa mo, your brain produces endorphins and makes you happy. When you're happy, you don't feel sick or you don't feel your ailment. Kasi tumatawa ka. At hindi ka nagiging malungkot, Dok. Hindi ka matamlay. You are alive. Tapos you get oxygen and then you basically become alive. And then yung positive side, no? Yes. The positivity. It's all in the positive side. So, gumaling ho siya. So, he wrote a book about this. At saka ho, tawag nito, so laughter is one of the best medicines. So, kayo rin ho. At saka, huwag na ho kayong manood ng mga, paiyak-iyak, drama. Mga drama. Tapos yung mga balita. Yun ho sa balita. Tingnan nyo na lang. Bakit puro masama na aksidente ito, nasunugan ito, na whatever, whatever. Yes. Ano ho ba talagang, what's the word? Ano ho ba talaga, what does it mean to you? What does it say? Ano ang kinalaman nito sa'yo? Yes. Will it make you happier if you know somebody got car accident? Yes. Or somebody had a burned house? Uh-huh. It goes to your consciousness and it does not do anything for you except pull you down. Kumbaga, malaki yung epekto, especially emotional. Yes. At nalulungkot kayo doon. Yung energy ho ninyo, yung energy ho ng TV news, yes, nakukuha nyo ho. And negative yon, di ba? Mm-hmm. Hindi nyo gusto yon. So, ang bottom line ho, huwag kayong manood ng mga hindi nyo gusto. Ayan. Kasi nakukuha nyo yung energy nung hindi nyo gusto. Mm-hmm. So, anong panunorin nyo na news? Wala. Manood lang kayo, probinsyano, yan. Nagpapatawa ba yon? Oo, oh, no! Papatawa ba yon? Dapat nga, si Doc Atoie yung leading man dun eh. Binigyan niya lang ng break si Coco. Sige na nga. Anyway. Pero, this is really the way it is. This is the world. This is really a universal law. Wala hong exception. Kung ano ho ang inyong focus, kung ano yung binibigyan ng pansin, yun ang darating sa buhay nyo. Kung ang pinapansin nyo, kasayahan, thankfulness, yan, forgiveness, yun rin ho ang pupunta sa inyo. Pero ang kung nakikita nyo, pangit naman nun. No? Mm-hmm. Pangit naman ang damit nun. O ano ho, you know, if it's all negative, yun rin ho ang darating sa inyo. So dapat walang negative. No? Yes, lahat focus puro on the positive. That's one of the first steps for healing. Okay, ayan. Sinong naniniwala sa ganito? Meron na ho ba kayong experience na kung meron kayong gustong-gusto, tapos nagpe-pray kayo, tapos palaging yung Sinasabi na sana magkaroon ako ng ganito. Nagkatotoo ba? Sino ho sa inyo? Wala pa! Ayun, meron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, very good. So you can see that there are people, when they focus on the positive, ganito ho yun. Whatever you pay attention to, mm-hmm, you are paying. Diba? Nagbabayad kayo. You're paying. Uh-huh. Nakukuha mo yun. Oh, kasi lagi yun ang inano mo eh. Yeah, kasi yun ang sa yung gustong bayaran. Yun ang binabayaran mo. So, yun rin ho makikuha nyo. So, parang Dok, sa sakit, kung lagi mo siyang binabanggit, ito yung sakit ko eh. Parang lagi mo siyang inaalagaan. Lagi lang siya naandiyan. Oo, dyan lang siya. Mahal kung niya siya eh. Kung iniinda mo yung sakit mo, dinaandiyan lang din siya. Yes. Hindi siya umaalis. Na dapat ang sakit, pinapalayas yan sa katawan nyo. Yes. Ganito ho yun. Ang tanong ko palagi, nung maliit ho kayo, meron na ho ba kayong sakit? I mean, you know, were you born with it? No. Oh, wala, di ba? Okay. Uh-huh. So, ibig sabihin, hindi talaga sa inyo yon. So, huwag nyo siyang i-claim. Karamihan ho ng tao, ay, yung arthritis ko,
oh, yung migraine ko. Oo. Oh, yung gout ko. E di anong sinasabi nyo? Sa inyo yun. Kasi yung arthritis ko, ako ho, walang arthritis ha. Oh. So anyway, so clinic claim nyo. You understand me? Oh. Naintindihan nyo ho? So when you claim it, binibigay ni Lord. Kasi no, hinihingi mo eh. Akin yan, Lord. Mm-hmm. Akin si arthritis, mm-hmm, akin si gout, akin si hypertension, si allergy, si cancer, si asthma. Mm. So, lahat ho na sakit na yon, pag sinasabi nyo sa inyo na nga ho forever. Oh. At ang maganda doon, napunta sa inyo lahat, jackpot ang tawag doon. Kayo ay bumingo na, lahat ng sakit na sa inyo, jackpot ho ang tawag doon. Ano? Kaya ho ang dapat gawin, ang statement ho, hindi sa akin ang sakit na ito. Hindi sa ayoko. Paalisin ko na ho, gagawin ko ang dapat para maalis na ito. Kasi hindi yan sa inyo eh. It was not meant for you. You understand? Yung mga sinasabing meant for me, eh di talaga sa kanila nga kasi sinabi nila yon. Mm-hmm. Kung inangkin mo, sa'yo na yon. Eh Doc, yung iba naman pong nagsasabi, kasi yung nanay tatay ko, yung lolo at lolo ko, mga high blood eh. Kaya ako, high blood din. Lahi namin. O paano po yun? Hanggang 2% lang yun. 2%? O, kita nyo, narinig nyo, 2%. So ibig sabihin, Doc, ang sakit, hindi pala namamana. Kung talagang tutusin, hindi. Ang minamana nyo, yung tawag namin sa iridology, deficiency, pwede kayong magkasakit doon sa body organ na yon. Mm-hmm. Pero hindi kayo nagmamana ng sakit. Alam nyo, nung minamana nyo, yung mga kaugalian ng nanay nyo, yung habits nilang pagkain, yung habits of sleeping, and all that. Kung parehas ho ang ginagawa nyo, parehas ang kinakain ninyo doon sa nanay nyo, parehas ang eating habits, sleeping habits, yes, parehas lang pag-iisip nyo, kung parehas kayo negative, parehas rin ho ang sakit nyo. Kung sa bagay. Pero hindi nyo minana. Mm-hmm. Ginagawa nyo lang yung proseso para magkaroon kayo ng parehas na sakit. Parang Doc, example, nung unang panahon, may handaan. Okay. Ang hinahanda, laging matatamis. Oh. Yan. From generation, namatay yung mga lola na pamana sa anak, ang handa nakagisnan, puro matatamis. So down the line, puro matatamis, diabetic. Yes. Kasi yun ang kinakain eh. Yun ang hinahanda. Yun yung naiturong recipe doon sa mga salin lahi. Yes. Pero hindi naman sakit yung pagkain yun. Yes. Mm. Kasi ho, ang sakit, mangyayari lang kung ang pagkain nyo mali, ang pag-iisip nyo mali, ang pagtulog nyo mali. You know? So, magkakasakit kayo. Pero kung tama ho ang pagkain nyo, tama ang pagtulog nyo, tama ho lahat ang pag-iisip nyo, kakasakit ba kayo? Yun hindi eh. Hindi naman eh. Yes. So kaya, my point. Diba? Yes, no? Eh Doc, dahil sa panahon ngayon, no, meron po tayong outbreak. Oh, yeah, Mr. Yes, ano po ang pwede nyong ma-share sa kanila regarding dito po sa tikdas outbreak? Measles? Yung measles, right. Yes. Ang kwan ho, ang measles is a virus, no? Kung healthy ang immune system nyo, wala hong mangyayari sa inyo. Mm-hmm. E, virus kasi, wala hong drug na magpapatay ng virus. Okay. Wala ho, wala. Walang drug. So okay? Walang gamot na magpapatay gamot sa kanya. Pero yung sarili nyo ho, kung malakas ang immune system nyo, in 2 weeks, wala na ho yun. Naintindihan nyo? All 2 weeks viruses, time. All viruses are like that. So ang importante ho ngayon, for you, all of you, whether you're sick or not, is palakasin nyo ho ang immune system nyo. At saka tuturo sa inyo ni Doc Atoie at ni Vic, yung proseso, marami ho yan, you know, magpalit ng pagkain. Kung kayo ho mahilig sa matamis, medyo white sugar is a no-no. Kung talagang tutusin ho, white rice is also no-no. Mm-hmm. Okay. White flour, no-no. So net effect, all packaged foods. Ang tinuturo ho namin, go back to nature. Ano ba talaga? Isipin na lang ho, ano ba kinain ng mga ninuno ninyo? Kung sila, kung talagang tutusin, sila ho ay
namuhay hanggang opo, 100 years, years old. Yung mga, di ba, yung mga lolo't lola natin, sino nabubuhay ng 100. Meron ho ba kayong mga lolo't lola na buhay pa hanggang ngayon? 100 years? Meron ho ba sa inyo? Wala na nakaabot. Sayang hindi sila nakakuha ng bonus. 95. Meron. Okay, so tingnan nyo ho. Meron. Ayun, 95. Oh, yeah. So, medyo ho, kung titingnan nyo, ano ba ang kinakain nila noon? Wala silang Coca-Cola noon. Wala ho silang junk food noon. Puro sila kamote, saba, mani, na, you know. Nature. Ha? Lahat. Nature. Lahat yung galing lang sa bakuran nila, yung mga merienda nila. Mm-hmm. Wala hong hormones yung mga chicken. and pork and mm-hmm. beef. Wala mga ganun, MSG. Malinis ho yung pagkain. Kaya, matagal rin ho ang buhay nila, di ba? Yes. So, ganun rin ho. So, tayo dapat bumalik sa ganun na pamumuhay. Okay. Medyo mahirap man break ng habits, mahirap ho maggawa ng, maghanap ng food na malinis. Kaya, ang mas magaling, kayo na lang ho rin na magtanim, kayo na rin ho lang ang magpa-grow ng chicken, mm-hmm. ng beef na walang hormones, na walang antibiotics, ganun ho. And you will really be stronger and better. Ayan. So yun ha, kailangan po pala palakasin natin ang ating immune system. Yes, yun ang bottom line for any ailment. Kung yes. talagang tutusin ho, ang tuturo sa inyo ni Doc Atoy ay wala ho siyang bibigay na gamot na ito ang magic yes, na gamot. So, lahat ho ng gamot na ibibigay, kung may bibigay sa inyo, is pampalakas ng immune system. And it's all nutrition, Doc. Yes, it's all food because food should yes. be your medicine. At saka kasi, Doc, ang immune system, kung hindi nyo po alam, yan po ang doktor natin sa ating katawan. Ang immune system. Pag ang immune system nyo ay mahina, kaya ho tayo madaling kapitan ng mga sakit. So dapat pala, unang-una, palakasin natin ang immune system. Yun lang ho talaga ang dapat nyong gawin. Mm-hmm. Tapos kahit na noon sakit, medyo mag-goodbye na. Ayaw na sa inyo. Oh, at saka iwasan nyo ho yung mga stress. Ayan. Sino ho ba rito yung mga high blood? High blood, may mga hypertension. Sino ho? Ito dito, ayan. Dalawa ho ang klase ng hypertension. Ayan. Isa yung iniinuman ng gamot. Yung may maintenance. Meron kayo nun? Yun, isa ho yun. At ang isa dyan, yung ugali. Yung pag tinanong, saan yung ganito? Ewan ko sa iyo, hindi ko alam yung kaputa. Yan. O, saan ho kayo doon? Yung parehas. Kaya dapat wag ho kayong gano'n, no? Kasi alam nyo, malapit na ho ang ano, baka hindi kayo abutin. O, so dapat happy lang tayo, no? At siyempre, sinasabi nga rin po, doktora, na natutunan ko rin sa inyo, na kailangan pala in everyday dapat masaya tayo. Piliin natin na magita yung masaya kesa malungkot. Alam nyo ho ba yon? Kasi tayo ang namimili niyan eh, kung magiging masaya ba tayo sa araw na to or magiging malungkot, no? So, nasa sa atin po yon, yung pagiging masaya. Kaya yung mga masayahin na tao, yung mga nakikita ko rito sa harapan, bandang gitna at sa likod ng mga nakangiti, ay, alam nyo, ang good news, nadadagdagan ho ng 6 na oras ang buhay nyo. Ayan. Meron ko dadagdag. Sige po. Ito ho, isipin nyo na lang. Kung meron kayong kinain kaninang tanghali, swerte ho kayo. Kung meron ho kayong bubong na bahay na uuwian mamayang gabi, maswerte ho kayo. Di ba? Kung meron ho kayong pamilya na nagmamahal sa inyo, mas maswerte pa kayo sa madami na wala. Kung isipin nyo na lang, kung yung tatlong yon nasa inyo, maswerte na ho kayo. Very fortunate na tayo noon. You are all blessed. Mm-hmm. So kung araw-araw ho, magsa-thank you na lang kayo sa Lord na meron akong kinain, meron pa akong bubong, meron pa nagmamahal sa akin, lalong marami hong grasya darating sa inyo. Yan. Amen. At saka Dok, yung binabanggit mo na yung apat, ito talaga. Gusto niya palagi yes. yun. So anyway, yung tatlong ho yun, araw-araw ho, kung pwede lang,
10 beses isang araw, sabihin nyo, thank you, Lord, for this food. Thank you, Lord, for the Coliseum for us being here. Thank you, Lord, for Synergia. Thank you, Lord, for me being here or whatever. Basta, everything, thank you. Thank you for the tricycle. Thank you for this water. Thank you for... Everything. Basta, be thankful. Yes. And I will tell you, really, he loads of graces will come to you. Yun. Tapos, there's another one na palagi niyang gusto kong sabihin. Yan, gusto ko lagi yun eh. Ito ho yun. One of the most important things in life is having no anger in your heart. Okay? So, it is always best to forgive. No? At saka ho, pag may nangyari sa inyo, isipin nyo ito ho. Nangyari yon dahil meron kayong dapat matutunan doon. Hindi lang, wala naman yung mangyayari na walang rason. There is always a reason. So, ang marami ho, but ang tanong na, ang first reaction, bakit ba? Bakit ba ako palagi? Bakit ba, you know, napaka malas naman or whatever, whatever. So, wag hong ganun. I-change nyo ho yung focus nyo. So, bakit kaya nangyari ito sa akin? Ano kaya dapat ang matutunan ko dito? Mm-hmm. Pero meron ho akong one sentence palagi. My for everything that happens, I always say, what good is going to come out of this? Okay. Okay, so what good? Because everything that happens to you, meron hong good na mangyayari. Baka hindi siya good ngayon, yung pala, tomorrow. E kunwari nagmamaneho ka, somebody cuts in front of you. Tapos galit ka. Oh. So, kung hindi nag-cut yun, di, baka nabunggo mo yun nasa harap. Yes. Isipan nyo na lang yun. So, there is a reason why this guy is cutting in your car. Or, if ever, nag-aagawan sa tricycle o sa jeep, you know, may rason ho yun. Tumatawa ho kayo. Bakit oh, ho? Naranasan siguro nila. Yung ganon, di ba? Oh. So, wag ho kayong magalit. Ako kasi, nga ho, Dok, eh, nakapila. Tricycle, sasakay ako. Tapos eto na, sisingit. Oho, tapos merong sumingit na kagaya nito. Ayan! Palakpakan na natin ang ating doktor ng bayan, Dok Atoie Arboleda! Woo! Gusto nyo makitang sumayaw si Dok Atoie? Woo! Come on! Yeah! Yeah! Isang mapagpalang araw ho sa inyo lahat. Good morning! Okay, follower. Ito na ang probinsyano! follower na sila. Good morning. Alam nyo na kung bakit good morning, di ba? Sino yung mga follower po natin sa FB tsaka sa YouTube? Oh, wag na tayo mag-seminar. Alam na nila, consultation na lang. Sige, welcome po sa ating health forum ngayon. Salamat po sa pag-iimbita sa amin. Pangatlong damit ko na po ito, hindi nyo binanggit na basaan ngayon. Nabasa ka? Bumili pa ako ng brief. Basa din? Nabasa din? Bakit basaan? Fiesta? Ano? Uli-buli. Oh. Uling-uling daw. Hindi ko naintindihan. Uling-buling. Anyway, yun, nadaanan parang namin is basaan. Parang San Juan din. Parang San Juan. Yes. At yun, basa kami, kaya wala tayong magagawa. Basa eh. Kaya ako na-late, ma'am. Kasi nung nabasa ako, umuwi ako. Balik sa Marikina. Nag-base ako. Basa ulit. Anyway, nandito na tayo. At syempre, alam nyo, napaka-special nyo. Bihirang-bihirang mangyari na makasama natin ang kaisa-isang mentor namin na dahilan kung bakit ang inyong pulingkod at si Boss Vic ay nakakapag-servisyo publiko sa inyo. Walang iba kundi ang ating Doktora Micalier. Palakpakan naman natin. Yeah. Siya ang dahilan kung bakit may Doc Atoie na what do you call this? Napapakinabangan po ninyo pagdating sa mga health tips. Lahat po iyon galing kay doktora. Ako lang yung nagsilbing tagapagsalita niya. Kasi ang doktora, ano to eh, napakaganda. Napaka simple. Mas
Yun, basta yun. Oh, siya ho, ako ho yung naging kamay naman ni Doktora. Ano, Doktora? At siya ho yung naging bibig. Ayan. Ang pangit nga lang ho ng bibig. Ah, napagalitan. Magkabatsyo kasi kami niyan. Ayan, sige. So, sino po yung mga may sakit? Ituloy nyo muna. Na-discuss nyo na ba yung tama? Alin. Ay, supportahan. Tama. Hindi pa. Sige. Papunta pa lang kami doon eh. Ba't saan ka pupunta? Tatanggalin mo. Okay. Meron ho akong hihingin sa inyo. Yes, opo. Meron ho tayong tinatawag na TAMA Law, Traditional and Alternative Medicine Act. Ito ho yung law na nag-recognize sa natural healing, no? Ginawa ho ito noong 1998 pa. So medyo matagal na, 21 years ago. And gusto ho namin i-update. So meron ho kaming signature campaign. I don't know if you have it here. Yes, meron po. Yun nandiyan sa harapan. Nasa likod, pwede hong pumirma kayo. Tapos ho, kung pwede rin, pumunta kayo sa website na itamaangtama.org. No? So madali lang hong maalala yun kasi itamaangtamalo.org. So dun ho, mag-click-click lang kayo, sign and join us kasi the more signatures, the more... the Congress and Senate will know that we want a change. Yes. Gusto lang ho namin i-improve. Kasi noon ho, wala pa talaga nakakaalam ng natural healing eh. Ilan yes. lang. Hindi si kilala. Hindi kilala si Dr. Flavier. Tsaka medyo ho, hindi talagang... Okay na rin ho, pero kulang na for now, for our... Kasi update na natin. Yun ho. Thank you for reminding us. Yes. Yan. Yan, yan po kasi yung kailangan natin mm-hmm. para itong ginagawa po natin ngayon na nakakita ko naman yung support nyo at yung pagtangkilik nyo, paniniwala nyo ay nandyan ngayon. Kami po ay tagapagpaliwanag lang kung ano ba ang maidudulot ng natural. Tama? Pero para maging legal tayo at mas malawakan pa yes. ang pagkakaunawa ng buong Pilipinas, kailangan nating ma-amend yung TAMA law, yung traditional and Alternative Medicine Act. So, supportahan niyo po kami, please. At saka para ma-recognize din siya sa SSS kung sila man ay... Ah, oho. Diba? At saka insurance. Oo, insurance. Later on. Kasi po, hindi siya ina-acknowledge eh. Yes. Oho. Ang gusto ko kong mangyari kasi, ang dami natin herbs, hindi ho ba? Alam naman natin they're all curative. Pero ano ho nakalagay sa label? No approved therapeutic claim. So, anyway... Sa ano ba nang umpisa talaga lahat na drug? Sa herbs. So, bakit hindi natin give due credit and recognition yung herbs na talagang nagpapagaling? Yan ho ang gusto gagawin ng updated TAMA law. Ayan. Okay, so yun po. Pakisuportahan po. Naniniwala ba kayo sa natural treatment? O, suportahan po natin ang Traditional and Alternative Medicine Act. Sa punta ho kayo sa www.itamaangtama.org at suportahan niyo po kami. Okay ba 'yan? Yes. Para yung mga nagti-treatment ng natural way, meron din po kayong mapapala sa insurance claims, sa SSS. Tama, hindi puro PhilHealth. Yeah. 'Yun po ang layunin. Kasi maraming nagpapatreat sa atin hindi makakuha ng claim sa SSS yes. kasi hindi accredited. Tama. Correct? Sa ano, sa St. Peter. Naintindihan yun. Niyo po, St. Peter. Insurance! Ah, okay. Ano ba alam mo? Sige. Basta tayo may promo, ha? Yes. Oh, baka ho may mga kakilala. Ito, magmagandang loob lang ako, Doc. Sige hindi po. Mo pa to alam. Baka ho may kakilala kayo na, o kamag-ana kayo na medyo kapos pagdating sa burial. Ah? So, opo, yung kaibigan ko na may-ari po ng columbarium at crematorium ay pag sinabi nyo, nakakilala nyo ako, bibigyan niya ho kayo ng 50% discount. Okay? Yan, ha? Pero half-cook lang, half-cook. Paano yung mo ilalagay yun? Sa drum? Basta half-cook. Pag fully paid na, full-cook. Ah, okay. Ngayon pala. So, Doktora, any more? Yan lang ho.
iwan ko na ho kayo dito sa dalawang ito. At ako ay babalik na sa farm. Okay, maraming maraming salamat po. Palakpakan natin. Doktora Micalier! Yun! Okay, so, punta na tayo sa totoong programa na inaabangan na marami. Ito na po ang probinsyano! Ang pagsayaw ni Victor. Bakit ako? Dapat ikaw. Okay, so, umpisa na tayo. Mag-interview muna tayo dito ka sa kanan. Ayun, oh, sige. Asa po isang assistant natin? Ang kinuha na ni Lord. Huwag mo kong isunod. Binabalaan kita. Aliya, dito muna ako, adyan ka sa kanan. Sige. Sino po dito ang may sakit na cancer? Kung cancer. Meron lang. Sige po. Sige, taas ang kamay din. Taas ang kamay para mabilang namin. Banda ko dito sa may kanan. Jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taas po ng kamay, ha? 9 and a half. Dok. Ilan taon na ho kayo, Nay? 85. Ha? 85. 85. Sulit na yan, Nay. Aray. Nakakurot ako. Sabi siya, walang iya ka. Sabi siya. Ikaw talaga gusto mo ko madisgrasya. No? Ilan sila? Ilan dito? 9 and a half. Dito tayo, tol. 9 and a half po. Nine and a half? Eh, paano naman nakaganyan? Oh. No? Paano ko bibilangin ang buo? Pero lumang dinadialysis. Dinadialysis. One. Dito ko. One. Ayun, no, nag-iisa. One. Candidate ito, for dialysis, four, mataas ang creatinine. Yan. Oh, nagsamihan na. Pansinin nyo, ito, bigyan ko kayo ng konting tip, parang alam nyo ba. Noong araw, mapapansin nyo, wala naman talagang mga dialysis center sa bansa natin. Recently, parang kabuti na nagsulputan lahat halos ng bayan may dialysis center. Why? Kasi yun yung side effect ng pag-inom ng prolonged usage of synthetic medication. Masisira ang kidney. Diba? Oo nga, so, yun yung problema. Ang dami niya nagsulputan yung mga dialysis. Maski sa balintawak, sa palengke. Naglilinis. Mga baboy dinadialysis. Nakakita ka nun? Hindi dialysis yun. Tinuturukan para bumigat ang timbang. Okay. Sige. At meron nyo ba rito? Kasi si Nanay 85. May dala po kasi akong health book. Ayan. May mga mahilig pa bang magbasa ng health book? Okay. Uy, ang dami nila. Oh, sino ang gusto ng libreng health book ngayon? Ayan. Mas dumami. Kanina ko konti lang nagbabasa. Nung sinabing libre, lahat. Taasan. Sige. Pero meron niyang ano eh. Ilan ang dala mo? Kalahati lang. De, ibigay natin sa eldest. Okay. Lagi ho kami nagdada... Ay, nasa sakyan. Papakuha ko. Mamaya na. Sige, meron nung kaming premyo sa pinakamatandang umaatin po sa amin. Okay, dahil ang title holder natin ngayon, si Nanay, ay 85. Meron ho bang mas matanda sa 85? Meron ho bang tatalo kay Nanay? Okay. 85. Kaso, de, tay, sorry po ha, pero si Tatay, iba ang gift natin. Yung libro ko kasing maibibigay, pambabae. Aha. So, sino po yung babae na mahigit 85 years old? 85 Oho. Pareha sa 85, Brad? Hindi eh. Mas matanda yun eh. May 15 pa, mag-e 85. Ah, mag-e 85. Oho. Sige, bigyan mo na lang ng 3,000 si Nanay. 3,000? Nakukukunin yung 3,000! Wala ka bang dala? Wala! Eh, bahala kang gumawa ng paraan dyan. Ganon? Nay, saan ho kayo na uwi, Nay? De, bigyan mo na lang ng ano. Dyan lang. Koli ka na, uwi na tayo, Nay. Mamaya ho, meron kayong gift. Ha, meron kayong gift. Bigyan mo si Nanay ng ano, natural vitamin C. Vitamin C. Sodium ascorbate para lumakas pa ang kanyang resistensya. Oo, hindi na kailangan. Naiintindihan ko. Oh, may ID kayo. ID nyo.
Libre na nga, humihingi ka pa ng discount. 20% pa. Sige na, bibigyan ko kayo mamaya. Ah. Wala na ho bang tatalo sa 85? 85? 86? Libre na, humingi pa ng discount. Pinakita pa talaga sa akin. Eto, ID ko. Ah. Woo! Woo! Meron ho bang tatalo sa 85? 85! Wala na. Magaling yung so, nagpapatugtog, napapaindak ako. Ah. Title holder natin dito sa Lipa. Pare, oh. Magaling yung nagpapatugtog, napapaindak ako. Ah. Talaga? Teka lang, asan ba yung walang yang yan? Andyan lang kanina. Sakit sa balakang. Sige, nanay, yan. May premyo po ako sa inyo. Mamaya po, kunin nyo kay Boss Vic, ha? Opo. Yung libro po yun. Marunong, kaya pang magbasa? Kaya pa? Malinaw pa ho ang mata? Marunong hong sumayaw? Taga... Nanay, asan yung natin? Baka mamaya. Tagalog naman yung libro. Ang title po, Paano Bang Magbubuntis? Oh, yes! Sabi ni nanay, ayan na nga ba? Ayan na nga ba hinihintay ko? This is a blessed day! Si tatay, nakakaya, nagtaas ng kamay. Ilan taon na si Tay? Ilan taon na kayo? Ilan taon na po? Ikaw, yung nagtaas? Yeah, yeah. Ilan taon na ho kayo, Tay? 88! Wow! Sir, saludo po kami sa inyo. At dahil dyan, may dala ko dyan isang box ng kondom! Kondom? Bakit kondom? Ha? Papaloboy. Magtitinda. Magtinda ko kayo na ng lobo, Tay. Para sa 89th birthday niya, tama. May balon siya. Yan, Tay, ha? Alam niyo kayo, bastos. Oo nga, kung ano na mga pinag-iing niyo. Pang balo. Ba't umiiyak ka, ma'am? Nagjo-joke kami. Nasisiraan yata. May nasisiraan na. Ayan na, naihina. Ha, nahi! Oo, oh, alam na. O yung taya pero, may taya pero dyan. Eh. Oh, sige. Wala, di na makatayo. Sakit. Ano, masakit, oh. Sige. Lagari lang ho yan, lagarin baka lang katapat niyan. Sige, sige. Tayo po yung manahimik. Sige. Yung wheelchair niya, paabante. Sige, nai. Sige. Samahan kita, hindi na. May prosesyon, pare. Tayo po yung manahimik. At may prosesyon. At may prosesyon. Diyos di salve, Maria, Pare, meron ka ba dyan ano? Kasi... Budots. Oo, no? Budots ka ba? Dumiretso ng lakad kahit hirap na hirap eh. Bilisan mo, baka mayari tayo nito. Si nanay, ang ganda-ganda ng simento, sinisira, magkakala si mayor. Okay, sige. So, nirelax lang hoon muna namin kayo. Kasi pag tumatawa, mas active ang mind sa pakikinig. Sakit na yung panganim, ma'am. Sakit, ma'am. Bigyan mo ng pain reliever. Kanina nga eh. Wala pa, gano'n na rin. Ay, nahantok. Oo, pasensya na ho kayo. Hindi ko talaga ina-expect na basaan pala. Mm-hmm. Akala ko tuloy piyesta, hindi pala. Basaan. May ano lang siguro, may... Ano ba okasyon yon? Narinig ko na buli-buli. San Juan nga, San Juan. Hindi nga daw San Juan eh. Buling-buling. Parang ikaw, uling-uling. Ah, puling-puling. Kaya nga, puling-puling. Bu. Bu. Pwede ikaw na. Buling-buling. Which means... Unang araw ng Kwaresma. Ah, yung mga pabasa! Kwaresma na ba? Na, uy, itigil na natin na, to. Na. Ah. Okay. Nay! Bago magsimula ng Holy Week. Maraming salamat po. At may natututunan kami mga kultura. Alam niyo naman ako kung saan ako lumaki. Saan ka ba lumaki? Diyan, sa Taytay. Sa ilalim ng Kalabaw? Okay, so umpisa na tayo ng health forum, Parikoy. At pa, ready na ba kayo? Okay lang ba magturo ako? Total, marami na namang followers. 30 minutes, parang recap lang tayo ng health forum. And after the health forum, meron po tayong free consultation. Huwag ho kayong mag-alala. Inihanda po namin ang lahat ng kailangan nyo. Uuwi po kayong lahat ng may kopya, libre, walang bayad,
ng guidelines, nutritional guidelines na ginawa po ng inyong lingkod para sa mga sakit na meron kayo. So all of you will be given a free copy of the guidelines, ha? Okay, so Bumati ka International. Nakalive tayo. Oh nga pala, sorry po. Nanonood po sa atin ang buong mundo ngayon. Yung mga natatandaan ko lang ulit, Australia, Argentina, USA, Bahrain, Qatar, Canada, Macau, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Ireland, marami, Noland. Basta marami. Noland. mga squatter, Noland yan. At syempre, yung mga nanonood natin outside the Earth, yung mga tiga-galaxy. Yung mga alien. Saturn, Mars, Jupiter. May follower kasi siya mga alien. Oo. So para po sa inyo, naway makapagbigay po kami ng karagdagang kaalaman. So palakpakan muna natin, Boss Vic, maraming salamat sa pag-uumpisa. Oo. Uwi ka na? No, dito lang ako. Kakain ka, no? Yes. Bye. Ano ba yung specialty rito sa Lipa? Lomi. Sana makatikim ako. Yun lang naman request ko. Kung may tatamaan, magbibigay yan. Kung baliwala lang, wala din. Sige, start na tayo. Direct, pa-focus ng konti. Bago po tayo mag-start, lagi po ako nag-uumpisa sa pamamagitan ng disclaimer. Ang Health Forum with Dr. Atoie Arboleda together with Zenergia and Zeal to Heal Foundation, hindi po kami nagko-conduct ng forum to diagnose, treat, nor cure any kinds of diseases. Ang tunay na layunin ng aming pagmimisyon is to educate our fellow men, kung ano yung mga dapat mong hakbangin para ma-achieve ang kagalingan ng mga karamdaman. Good morning sa inyong lahat. Let us start. At ang unang ginagawa ni Dr. Atoie, itinatama po natin yung mga maling paniniwala ng kapwa ko Pinoy. Ano ang maling paniniwala nyo? Na ang pinagmulan daw ng sakit, unang-una, dahil daw sa pagkain. Pwede? Sagot po kayo, pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, matatamis. Tama? Ayun, high blood o may diabetes. Ikalawang sagot, dahil daw naman sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at sangkatutak na utang. Daing nakarelate. Ikatlo, dahil daw sa pagtanda o aging, at yung ikaapat at pinakamarami, lahi-lahi, mana-mana. In English? Hereditary. May narinig ako, inheritance. Tama po ang word na inheritance sa English, pero hindi pwedeng gamitin sa medicine. Ang inheritance, usually ginagamit po yan sa batas. Kasi legal aspect yan eh. Kailangan yan may kasulatan. Yun bang mga sakit nyo, may kasulatan po kayo ng inyong mga magulang? Meron o wala? Ang sakit ko na to ay malugod kong pinapamana sa pinakamamahal kong mga anak, sa panganay diabetes, sa ikalawa high blood na lang, at sa paborito kong bunso, bukol. Nagmamahal inay. May kasulatan, wala? So hindi siya inheritance. Sa science, ang tawag hereditary. In medicine, we called it genetically. Okay, here it goes. According kay WHO, itong apat na to ay mga factors kung bakit pwedeng magkaroon ng sakit ang katawan mo. Okay, sila ay factors, pero hindi po yan ang tunay na pinagmulan. Eh, Doc, ano ang pinagmulan ng aming mga sakit o karamdaman? May mali kang nagawa sa buhay mo dati, ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo, hihina. Bibigay,
kakapitan ngayon niya ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Malinaw po ba ito o malabo? Alam niyo bakit dyan ako nag-umpisa? Yan po ang pinakamababaw ng medisina. Bakit ako magtuturo ng malalim na medisina kung yung pinakamababaw, bihirang-bihira pa pala ang nakakaunawa? This is just an analogy. Pakipaliwanag nga. Pwede ka bang lumangoy sa malalim na karagatan kung hindi ka pa natututong lumangoy sa mababaw na tubigan? Pwede, but very risky. Pwede kang malunod agad. Are you getting the point? Another one. Pwede ba tayong magturo ng leksyon na pang grade 6 kung ang bata ay grade 1 pa lang? Pwede. Kaso nga lang, baka hindi niya rin naman maintindihan. Same goes today, guys. Pwedeng-pwede po ako magturo ng malalim na medicine. Pero kung hindi niyo naman ako maiintindihan, we are just wasting time. Tama? So I started with the basics first. At para mas maintindihan niyo, gagamit tayo ng sample. Kasi nabalitaan ko and na-observe ko rin, tayong mga Filipinos, mahilig talaga sa sample. Totoo ba yon? Matamis ba yung mangga? Patikim nga. Totoo hindi? So, sample natin ngayon. Ang gagamitin ko, sarili kong katawan. Look at me. Halimbawa, ang aking katawan ay may sakit ngayon. Sample lang ha? Hindi po ba yung sakit na meron sa katawan ko ay resulta ng mga mali kong nagawa sa buhay at katawan ko dati? Tama o mali? Baliktarin natin. Dati, taong 2014, 15, 16, 17, 18, mali yung nagagawa ko sa buhay ko during those years. Naaabuso ko lang yung katawan ko nung mga panahon na yon. Pagdating ngayong 2019, yung katawan ko pwede nang maningil. Hihina, bibigay, at kakapitan na ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Tingnan nyo. Pag ako may sakit, andali nyong naintindihan. Tama. So may napatunayan talaga tayo sa Senado. Ano yon? Mas madaling magturo kesa umamin. Naintindihan nyo ba yung sample ko? Okay. Makikisuyo po muna tayo. Kung kanino po yung sasakyang Toyota Hiace na may plakang AQR394, Toyota Hiace, AQR394. Dalawa na lang daw ang gulong. Paki-check na, oh. Sige. Ayan. So, naintindihan nyo ba yung sample ko? Huy! Naintindihan. O, tapos na sample ko. Ikaw naman. Okay. Ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang sakit. Sino namamahala ng attendance? Uy, kayo. Mga langgam. Gusto niyo akong kausapin dyan? Ilan yung mga langgam na dumalo? Uy, mga bruha. Ilan? 600. Okay. Tingnan niyo ha. According sa attendance sheets, 600 kayong umattend. Pero yung huli kong tinanong kanina, ang sumagot, 80 lang. Anong ibig sabihin nun? Majority, hindi nagsalita. Tama? Majority, hindi nagbuka ng bibig. Majority, hindi pa umamin. May bad news akong daladala. Huwag kayong magagalit ha, bakit? Reality comes in two forms. The good news and the bad news. It may be bad news, but if it is reality, then it is still a fact. Right? So are you ready with the bad news? Lahat ng hindi umamin, dun sa huli kong tinanong kanina, hindi na rin po gagaling.
Grabe naman tong doktor na to kung magsalita. Akala mo maputi siya. Ituloy ko, hindi pa tapos yung ano, statement. Lahat ng hindi umamin, hindi na po gagaling habang buhay. Dok, wag naman ganyan magsalita. Nakakatakot naman yan. Sumpa ba yan? No. It is not a curse, but it is written in God's Word. Kaya nyo bang baliin? Ang salita ng Diyos, kaya mong baliin? Sagot. Kaya pala, hindi mo pa nararanasan ang tunay na kagalingan. Hindi ka pa natututong umamin, kaibigan. Ladies and gentlemen, it is written in God's Word that the first ever key to healing is acceptance and admission. Tagalogin po natin para sa inyong lahat. Ang sabi po ng ating Panginoon, ang unang-unang susi sa kagalingan ay ang pagtanggap at pag-amin. Kung hindi mo tanggap na may sakit ka, sinong doktor kahit espesyalista pa ang pwedeng makatulong sa inyo? Wala. Kung hindi mo aaminin na ikaw ang may kagagawan niyang sakit mo ngayon, ala nga namang ako. Kadarating ko lang. At hindi kita kilala, di ba? Pero nandito na rin lang ako bilang doktor na isa na kitang matulungan. Payag ka ba? Huhulihin natin right here, right now, at this very moment, saan o kanino nagmula yung sakit na meron ka? Ang tanong, handa ka na bang malaman? Sige. Sasagot lang yun buong katotohanan, ha? Go! Yang sakit sa katawan mo ngayon, ha? Meron o wala? Meron. Dumami na yung sumagot, ha? Napansin nyo, parang lumakas. Ulit. Yang sakit sa katawan mo, meron o wala? Meron. Bigay lang ba yan sa'yo ng kapitbahay mo? Pinagkatiwala sa'yo ng lolo't lola mo? Inihabilin sa'yo ng nanay at tatay mo? Ay, hindi pa rin. Huli ko na. Regalo yan sa'yo. Ng asawa mo. Sagot! Yung iba gustong umuo. Hoy, bruha. Ang kaya lang ibigay ng asawa hanggang stress lang. Hindi yung sakit. So, linawin nga natin, hindi sa kapitbahay, hindi kay nanay at tatay, hindi kay lolo at lola, hindi rin galing sa asawa. E kanino pala nagmula yung sakit na meron ka? Sarili. Ladies and gentlemen, I'll be writing one word. Sabay-sabay po nating babasahin. Sandali lang, ha? Okay. Pakibasa nga po na malakas. Bakit ko isinulat yan? Because the Lord is waiting too long for your admission. Kapatid, alam mo ba na napakatagal nag-iintay ng Panginoon ng inyong pag-amin? Andami nating kamag-anak hanggang kamatayan, hindi nakaranas ng kaginhawahan. Bakit? Hindi natutong umamin ng kasalanan sa sariling katawan. How can the Lord God release His grace of healing to someone who's not admitting? Wala na akong kausap. Kayong mga langgam. Tagalogin ko, paano ipagkakaloob ng Panginoon ang kanyang grasya ng kagalingan sa isang taong wala namang inaamin na naging kasalanan sa sariling katawan? Kapatid, yung totoo, ang dami niyong sinisising iba, ang dami niyong tinuturo, ang dami niyong tanong, ang dami niyong maang-maangan, imbis na sabihin,
Lord, inaamin ko po, kaya may sakit ang katawan ko ngayon, nasira ko, naabuso ko, napabayaan ko, at yung buong katotohanan, Lord, hindi ko minahal itong katawan na ipinagkatiwala mo lamang po sa akin. Tapos! Akala nyo, ganun-ganun lang yung sakit, no? Huy! Na porkit may pera ka, kampante at mayabang ka pa. Ha? Siyempre, may kaya eh. Na? Dahil may kaya, pag may sakit, kayang magpunta sa mamahaling ospital. Kayang kumuha ng dalubhasang doktor. Makabili ng mamahalin at makabili ng mamahalin at mabibisang gamot. Kapatid, ginawa mo na yon, di ba? Yan ang ibinilin sa akin ng Panginoon eh. Anak, yung mga aating sa yung pasyente, kung talagang gustong gumaling, kung talagang gustong gumaling, sabi ni Lord, durugin mo ng durug na durug para pag binuo ko, buong buo. Kaso hindi pa. Kalahating durug pa lang to. Nagwa-warm up pa ho ako. Akala kasi nung iba, pagka may pera, okay na. Hmm, talaga? O, sige nga. Bigyan ko lang kayo ng konting idea lang. Kung totoong nakakatulong o nakakapagpagaling ang dami ng pera, dapat si ex-President Ferdinand Marcos na pagaling sa lupus niya. Lupus lang ang sakit noon. Bakit ko nila lang ang lupus? Eh tayo nga mismo, mahigit kulang-kulang 3,000 pasyente na ang survivor natin ng lupus eh. Wala naman mga pera. Anong ginawa mo, Dok? Eh di sinermonan ko. Tinuruan ko lang ng disiplina. Kung talaga nakakapagpagaling ang dami ng pera, dapat si ex-President Cory Cojuangco Aquino na pagaling sa colon cancer niya. At alam nyo, kapatid, may ipapa-imagine lang ako sa inyong lahat, ha? Kahit pagsamasamahin natin yung pera nating lahat, kasama pera ko, sige. Hindi tayo uubra sa dami ng pera nung nabanggit kong naunang dalawa. Tama? Pero hindi sila napagaling ng pera nila. Hello? And ladies and gentlemen, I have a revelation to make. And I want you to listen carefully. Bakit to? Umidad kayo ng ganyang edad, pero this is gonna be the first time you'll be hearing this kind of revelation. So are you ready with my revelation? And I want you to look me in the eye, directly in my eye, so you can feel my sincerity. Here's my revelation. Direct. Kung kaya pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, including me, ng gamot at medisina, magiging sinungaling ang salita ng Diyos. Ooh. Bigat, no? I will repeat. Kaya naman pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor, ng gamot at medisina, and then answer me right now. How come you are still sick until now? Who? Di ba nagpa-hospital na kayo? Sago! Di ba nagpa-doktor na kayo? Some of you have specialist pa nga? Di ba bumili na kayo ng mamahalin at nagsiinom na kayo ng mabibisang gamot na available sa market ngayon? And then answer me please, how come you are still sick until now?
So would you like to hear the right answer? Are you ready for this? Simply because healing will only come from God. Amen? Period. Kapatid. Period. Nothing more, nothing less. And you bilang isang pasyente, not unless you realize and accepted that fact wholeheartedly, you will never, ever experience healing habang buhay. Ngayon, may nararamdaman kayong maganda. You feel good. Why? Because you, meron na kayong iniinom eh. Hindi healing yan. Ano yung nararanasan nyo? Pili kayo sa lima. Ito lang yan. Pwedeng silang lima kunin nyo. Walang problema. Ano yung mga nararanasan nyo dahil may iniinom kayo? Ito yun. Oh. Tingin. Lunas. Relief. Remedy. Control. Therapeutic. But not yet healing. Because healing will only come from God. And the biggest question today for you is this. Paano nga ibibigay ni Lord sa'yo ang healing, hindi ka pa natututong umamin? Ta-na-na-na. Sa pool? May natututunan ba? Akala nyo, ano yung pinunta ko rito, no? Akala nyo, dadayo ko araw-araw sa iba't ibang lugar, maglilibre ng consultation, mamimigay? Huwag kang iinom ng kahit na ano, not unless magawa mo to. Uy. Manatutulog ah. Uy. Diba? Hindi nyo ba napansin, ang dami nyo nang sinubukan? Yung iba sa inyo kung ano-ano na pinuntahan. Tama. Yung iba sumali-sali pa, nag-join pa, nag-member para may discount nga naman. Oh, kamusta naman? Gumaling ka ba? Kaya ako, mahigpit. Bawal magpakonsulta pag hindi muna nakinig ng health forum. Diba? Kasi libre nga si doktor, libre nga consultation. Tapos iinom, hindi naman nagawa to, hindi gagaling. Sisisin, naku, sinunod ko naman yung maitim na doktor na yon. Bumili naman ako nung nireseta nung negrong yon. Hindi naman ako nagumaling. Ako pa nasisi. Wala ka ng bayad, diba? Ikaw pa sisisihin, dyan kayo magaling. Hello? Kaya ako, maganda yung deal ko. Pasyente ko. Kung hindi mo kayang gawin ang inuutos ng Panginoon, huwag kang iinom ng kung ano-ano. Hindi ka gagaling. You are wasting your money. Hard-earned money. Hindi naman niyang pinupulot. Pinaghihirapan niya ng buong pamilya mo para gumanda kinabukasan nila. Tapos napupunta lang sa panggagamot mong matigas ang ulo ka. Tapos pag humingi ka, wala ka ng pambiling gamot, hindi ka naabutan, masama pa loob mo. Kapal naman ang mukha mo. Hello? Sabi ko sa inyo, mandudurog ako, di ba? At mga kaibigan, alam niyo kung bakit sinishare ko sa inyo ito? Ako mismo, personally, ang dai-dai kong kakilala. 10 taon nang diabetic ko. 20 years nang may high blood. 30 years nang may hika. Yan yung mga kakilala ko, ha? Siguro kayo may kakilala rin ganyan. May kakilala kang ganyan? O ikaw yan? Basta hindi ko sinabing ikaw to, ha? Ito yung mga kakilala ko. Oh, alam nyo yung mga kakilala ko, tinatanong ko sila,
at yan din na itatanong ko. Kailangan ko ng opinion nyo, mga taga Batangas. Ha? Sa tingin mo, gusto ba ng Panginoon na ganyang katagal na may sakit ka pa rin? This is not God's plan for you. Walang magulang na nagnais na ang kanyang mahal na anak ay may sakit ng mahabang panahon. Masyadong masakit para sa atin yon. Tama ho ba? Yan din po ang nararamdaman ng ating Amang Panginoon. Anak niya, nasasaktan siyang makitang mahabang panahon na may sakit ka pa rin. Ta-na-na-na. At itong mga kakilala ko ha, aba, nagpapagamot naman. Nagbibilihan talaga ng gamot. Yung iba nga, araw-araw pang bumibili kasi maintenance nga daw. Tanong, ilang daang libo, ilang milyon na kaya ang naubos mo simulat sa pool na nagpapagamot ka? Marami na ba? Marami na? Gusto kaya ng Panginoon na nagsasayang ka ng pera sa panggagamot mo? This is never God's plan for you. Kapatid, imagine mo nga, kung naitabi mo yung mga perang naubos nyo sa panggagamot nyo, ang gaganda na ng buhay nyo. Ang gaganda na ng bahay nyo. Ang ganda na sana ng kinabukasan ng pamilya mo. Kapatid, alam mo ba na ikaw at yung sakit mo ang nakakasira para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mahal mong pamilya? Huy! Sakit naman magsalita pala na itong doktor na to. Nagbubulungan na iba. Oh. Sabi ko sa'yo, huwag tayong umatende. Ayan na, share mo lang tuloy ito. Oo nga. Uy, ba't ang dami-dami nyo? Bakit kayo nandito? Direk, wala na ako sa camera. Ba't kayo nandito? Ha? Di ba Linggo ngayon? Ha? Ang dami-dami nyo pwedeng gawing iba. Ang dami-dami nyo pwedeng puntahan. Pero bakit nandito kayo? Hindi ba kayo nagtataka? Gusto nyo marinig ang tunay na dahilan why you are here? Gusto nyo marinig? Simply because the Lord wanted you to be healed. Oo nga! Kasi kung ayaw ka ng pagalingin ni Lord, ba't ka naman dinala pa rito? Ba't naman nakikinig ka pa? Eh, ang tagal-tagal mo nang may maintenance, sanay ka na. Sagot, mga bruha! Hello? Are we learning? Maganda ba yung natututunan? Ako kasi pag maganda yung natututunan ko, pumapalakpak ako. Sige, at dahil naintindihan nyo na yung mababaw, pwede na tayo lumalim para hindi kayo gabihin. Sino ba yung galing pa sa malayong lugar? No, Diyos ko. Saan ba kayo galing? Saan po? Sa Balayan. Batangas pa rin yon. Okay, kayo po. Balayan. Quezon, saan sa Quezon? Kandila, dyan lang, katabi lang yun eh. Kayo po? Zambales. Hallelujah, yun, malayo yun, Zambales. Ako, alam nyo kung saan ako galing, di ba? Samar. Sa Marikina ako umuwi. Eh, traffic, malayo din. Zambales. Kung salamat to at dito pa kayo dumalo. Mas malapit ho yata yung aking clinic sa Quezon City. Pero salamat ho. Saan ho kayo sa Zambales? Santa Cruz. Di ba Laguna lang yon? Niloloko mo ba ako? Ah, may Santa Cruz din doon. Oh, masyado kong pakilamero, no? Sige, salamat ho sa pag-attend. At dahil dyan, Vic, bigyan ng 2,000. Ubos ang pera mo ngayon. Sige. So, lalim na tayo ng konti. Game. Ano ang ibang Tagalog or Filipino word ng dati?
may narinig ako. Before? Tagalog ka eh. Noon, nakaraan, nakalipas, luma, kahapon. Okay, isang lalim pa. Ano ang ibinili ng ating Panginoon tungkol sa ating nakaraan? Ang sabi ng Lord, dapat ang nakaraan kinakalimutan. Saan natin mababasa yan? Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Hihingi po ako ng paumanhin. Many of you might be wondering, uy, si doktor naglalabas ng salita ng Diyos. Pero kung follower kita sa FB o YouTube, alam niyo kung bakit. I am a missionary doctor. And being a missionary doctor, may malalim po akong paninindigan. Ano yon? Na ang lahat ng salita ng doktor, ano? Ang salita ng lahat ng mga doktor. Kasama ako. Ang medisina at ang siyensya, lahat po yan pwedeng magkamali. Pero ang salita ng Diyos, walang kamalian. Amen? Kaya yan po ang ginagamit kong basis sa pagpapractice ko bilang isang naturopathy doctor. Yan nga po yung kinukwento kanina ni Doktora Micalier. Lagi na nating naririnig sa panahon ngayon yung word na naturopathy. The problem is, hindi pa rin naman naiintindihan. Ang ibig sabihin ng naturopathy, nature's path, way of treatment. Nature's path, nature's way, God's path, God's way. So, ibig sabihin, kapag ikaw naging pasyente ko, hindi pa kita pasyente, umattend ka pa lang ng forum. Okay? Kapag ikaw naging pasyente ko, lahat ng ituturo at ipagagawa ko sa iyo na aayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. Okay? Eto, good news. Titig, if the Lord sees that you are following obediently, then He will release His grace of healing. But, if the Lord sees that you are not following obediently, kapatid, you need to face and suffer the consequences of being disobedient. I think that's very clear. And that's very fair. Hello? Kaya nga ako, pag nananalangin ako sa akin, alam nyo, hindi nyo pala alam, si Doc Atoy po may kopya ng pangalan ng mga pasyente ko. Nakalagay sa database. Bakit? Ako po, pinagpe-pray ko araw-araw lahat ng pasyente ko. Mm-mm. At ito, tatandaan nyo, napakalakas ko sa Panginoon. Ganito ako manalangin in general. Panginoon, yung mga pasyente kong masunurin, inyo na po agad pagalingin. Yung mga pasaway, Lord, inyo na pong kunin. So, alam na ako sino yung tatagal pa. Ngayon, basahin natin. Uy, wala akong magagalit. Palabiro ang inyong doktor, ha? Hindi, pasensya na. Kasi may nakikita ako. Kahit anong patawa ko, hindi. Yung sobrang seryoso, pasensya na po kayo, ha? Hindi po ako doktor para sa'yo. At nagtatanong na yung iba, doktor ba talaga yan? Puro katarantaduhan. Opo, international nga po license ko eh. Pero neregaluhan lang po kasi tayo ng Panginoon ng regalo, ng gift. Ang gift niya, sense of humor. So ginagamit ko lang po iyon para kahit papano, ang mga uma-attend sa aking pasyente, mapangiti man lang o mapatawa ko. Okay? So pasensya na ho kayo. May nagtanong sa akin, kapwa ako doktor, seryoso rin. Sabi niya, bakit kailangan patawanin ng pasyente?
Alam mo na may mga sakit yan. Sabi ko, importante yung pinapatawa pasyente. Bakit nga? Aba malay mo, last day na niya. At least naging masaya siya nung last day niya. Tama? Pero yung mga totoong seryoso, ito po, may panahon din po tayong dalawa, ha? Okay, nakahanda po ako sa lahat ng seryoso. Nagpadala ako ng dalawang ambulansya. Sige. Alam niyo, mas masarap tumatawa, di ba? Nare-relax ka, tama? Oo. At saka binanggit ba sa inyo ni Vic, yung mga palangiti, humahaba ang buhay. Yung mga nakasimangot, yan na yon. Umiikse, oo. Sige, Isaiah 43:18-19. The Lord said, English muna, forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Tatagalogin ko po para sa inyo lahat. Ang sabi po ng Panginoon, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag ka nang mamuhay sa iyong nakalipas. Hindi mo ba nakikita may ginagawa akong bago para sa iyo? Kaya pala, look at the board now, lahat ng may sumbat, nanunumbat, patuloy na naninisi ng iba, may hinanakit, tampo, galit, sama ng loob, puot sa kanyang kapwa, hindi na po talaga gagaling habang buhay. Yehe. Wala ho tayong magagawa kahit simangutan nyo ako. Requirements po ng Panginoon yan. Kaya mong baliin? Kapatid, yan, napakinggan mo na ngayon. Baka naman kaya ka hindi gumagaling hanggang ngayon, may natitira pang puot dyan sa puso mo. Ladies and gentlemen, hanap nga kayo ng espesyalista na kayang baliin ang salita ng Diyos. Wala? Kasi kung may makikilala kayo, pwede kayo magpunta sa kanila. Mapapagaling nila kayo. Pero kung wala ni sino man ang pwedeng bumali sa salita ng Diyos, ito ang requirements ng Panginoon to be healed. Ladies and gentlemen, kaya pala ang tagal-tagal na inom ka ng inom ng kung ano-ano, hanggang ngayon may sakit ka pa, hindi ka pa natututo magpatawad ng galing sa puso mo. It is God's requirements. You need to submit. Ba't tuwan-tuwa si nanay? Mukhang tinamaan ka. Kaya ka hindi gumagaling, ano? Buti nga. So kapatid, kailangan po matuto muna magpatawad. Ito yun, no? Tingnan nyo. Hindi ito ituturo sa kahit saang ospital. Tama ba? Pagtanggap, pag-amin, pagpapatawad. So, you are taking medication para po sa physical na katawan. Pero kung healing ang kailangan, to. Bakit ko tinuturo yan? Tinanong ko kayo kanina. Sabi nyo, gusto nyong gumaling. Tama ho ba? So, tinuturo ko kung paano gagaling. Pero kung gusto nyo lang palang magpagamot, kaya kayo nagpunta rito, you are in a wrong place. Bakit? Kung gusto mo lang magpagamot, hindi na kayo dapat umattend at dumayo pa rito. Lahat ng lugar nyo may ospital. Pwede nila kayong gamutin doon. Pero hindi kayo mapapagaling. Kasi ang healing, galing lang kay Lord. Tama? At alam nyo ba, kapatid? Okay. Gusto mo bang gumaling? Matuto ka muna magpatawad. Malinaw?
Kung gusto mo lang namang gumala. Alam nyo, pag nag-umpisa na magpatawad ang puso mo, ikaw mismo mararanasan mo at ng pamilya nyo, gagaan bigla ang buhay nyo. Luluwag ang kinikilusan mong teritoryo. At higit sa lahat, sasarap at gaganda ang tulog nyo. Scientifically speaking, pag natutulog ka ng maganda, ng masarap at maayos, nagre-repair ang selula. Pero kung hindi ka natutulog ng maayos, walang selula ang nare-repair sa loob ng katawan. Kaya imposible ang healing. Kaya nga, kung taga-subaybay kita, lagi kong sinasabi, di ba? Ano yung lagi kong sinasabi? Yung mga nagpupuyat, umiiksi na ang buhay. Tama? Lahat ng mahilig magpuyat, umiiksi ang buhay nyo. Bakit, Dok? In advance nyo na eh. Imbis na dapat tulog ka, gising ka pa rin. E di pag natulog ka, diretso na, diretso. Malinaw? At patutunayan ko, totoo naman, di ba? Pag may galit dito, parang ang lit-lit ng mundo mo, lagi kang may takot. Totoo, di ba? Sample lang ko kayo. May kagalit kang kapitbahay sa kanan. O, di hindi ka dyan dumadaan, dito ako dadaan. Hindi baling malayo. Huwag ko lang makita yung buwisit na yan. Totoo o hindi? E may utang ka sa kaliwang tindahan. Dito ka naman dadaan. Dapat dahan-dahan. Baka masulyapan. E may utang ka sa buong subdivision. Sa bahay ka na lang. Nakakaliit ng mundo. Tama? Pero kung wala ni kapiranggot na hinanakit sa puso mo, wala ni kapiranggot na takot na madadama ikaw. Fring-free kang pumunta kahit saan nang wala kang kinakatakutan. Tama ho ba? Yun ang nagagawa ng puso na marunong magpatawad. So kapatid, baka naman po may natitira ka pa dyan sa puso mong galit, hinanakit, tampo, sama ng loob para sa ninuno mo. Ang tagal na nun. Ang tagal ng bulok nung mga yun. Sa lolo't lola mo, sa nanay at tatay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo, kapwa mo, patawarin mo na sila. Kung gusto mo lang namang gumaling. Okay? Pero kung okay ka ng ganyan na may sakit ka, sanay ka na naman ng may maintenance, edi wag mo, dyan ka lang, wag kang aalis dyan. Wag kang maniniwala sa maitim na doktor na yan. Tagal-tagal mo na dyan, pinakikilamang ka pa niyan. O, edi nadagdag pa ako sa kinasamaan ng loob mo. Malinaw ba? Okay? At patutunayan ko na punong-puno kayo ng sumbat. Dati hanggang kanina, bago kayo dumating dito, tuwing tatanungin kayo bakit kayo may mga sakit, ang bibilis nyo sumagot. Hindi nga kayo nag-iisip eh. Yung mga ini-interview namin sa talk show namin, proud pa sa sagot nila. Ano sagot nila? Lahi kasi namin, Dok. Lahi? Gusto kong marinig ang boses ng Batangas tungkol sa lahi na yan. Ano ang malay ng ninuno mo na nagpupuyat ka nung panahon mo? Sagot, may kinalaman ba sila sa pagpupuyat mo? Sinabi ba sa'yo ng lolo at lola mo na magbisyo kang walang yaka? Sagot! Nanay at tatay mo ba hanggang ngayon ang sapilitan na nagbubuka ng inyong mga bibig para magpasok ng pagkain na hindi naman pala maganda sa kalusugan? Kapatid, kailan ka nakahandang umamin na kaya may sakit ang katawan mo ngayon, hindi kasalanan ng ibang tao, kundi kasalanan mo sa sarili mo? Grabe kayong makapanisi, no? Lahi kasi namin yan. May nagtanong sa akin, legit question. Ang ganda nung tanong, Dok,
Paano mo ipapaliwanag? Ang nanay at tatay ko, diabetiko. Ang lolo at lola ko, diabetiko. Lahat ng tiyahin at mga tiyuhin ko, diabetiko. Ako din, diabetiko. Di ba lahi namin ang pagiging diabetiko? Ano sagot nito, Katoy? Hindi. Eh ano? Kinopya mo ang maling ginawa ng nanay at tatay mo. Kinopya mo ang maling nagawa ng mga lolo at lola mo. Ginaya mo ang maling lifestyles ng tiyahin at tiyahin mo, kaya pare-parehas kayong diabetiko. Ako, personally, Dok Atoy Arboleda, ang nanay at tatay ko dati may high blood. Bakit ako wala? Hindi ko kinopya yung maling nagawa ng nanay at tatay ko. Kaya hanggang ngayon, walang sakit ang inyong lingkod na si Dok Atoy Arboleda. Mm. Diba? Ba't ko kukopya? Ako? Pagka ako inahinan nyo ng lechon, gusto ko yon. I love it. Pero kakain ako 5 subo lang, 2 pirasong balat. Ikaw kasi 1 kilo gusto mo eh. Hello? Are you getting the difference? Isa sa paborito kong pagkain, sugpo. Pero pag inahinan mo ako niyan, kakain lang ako ng 2 piraso. Ikaw kasi hanggat may babalatan eh. Nakita niyo yung difference? Paano hindi magiging lahi ang thinking niyo? May sakit na diabetes yung nanay. Kung ano kinakain ng nanay, matakaw pa yung anak sa nanay. Hello? Tapos sasabihin niyo lahi, sira ulo. Malinaw na, malinaw? Oh, pero kaya kayo nandito ngayon, naghahanap kayo ng solusyon. Ayan na. Are you ready with the solution? Tatlo lang po ang solusyon natin. 1, kalimutan ang nakaraan. Because that's what the Lord said. Bakit kailangan kalimutan ang nakaraan? Di ba memories natin yan? Ang sabi ng Panginoon, past is just a lessons to be learned. Ang ating nakaraan ay isang leksyon na dapat tayo ay may natutunan. Learn from it, apply what you have learned so you can move on. Tama o mali? Oh, sige. Gagamit tayo ng sample, direct. Gagamit ako sample. Okay lang bang malaman ilang taon na ho kayo? 65. Huwag mo na ibaba yan. Ipatong mo lang, 65 years old. Asan si Parikoy? Parikoy! Big! Andito si ma'am, 65 years old. Bigyan to ng jacket. Oh, ma'am, anong kulay ng jacket ang gusto? Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Hep, hep! Okay. May sumagot. Asan ang jacket? Nawawala? Tingnan mo. Okay, ma'am, 65. Ano sakit mo? Buti nga. Ano nga sakit mo? Mataas ang uric. Kain ka pa. Kain ka pa. Okay. Ang mataas na uric ay sign ng mahinang liver at kidney. So if you will not repair the kidney and liver, then, yan. Tubig ang bibigay mo? Yan. Ito po yung libro para kay nanay. Paano bang magbubuntis? Yan. Nandyan ho lahat ng posisyon na pwede niyong kopyahin. Ng pagtulog na maayos. Okay, balik tayo sa seryoso. Ito kasi si Victor eh. 65 years old. Payag ka ba na sa edad na 65, grade 1 ka pa rin? Payag o hindi? Sabi niya, payag. Sa sobrang takot. But, hindi, oh, yung totoo. Edad mo ngayon, 65. Papayag ka ba na grade 1 ka pa din? Hindi. And nobody here amongst us ang nasa matinong pag-iisip ang papayag. Tama ba? Pero ito ang katotohanan, ang realidad.
Kahit hindi pumayag si ma'am na grade 1 pa rin siya, pero hindi niya kayang ipasa ang leksyon ng grade 1, hindi rin tayo papayag na maging grade 2 siya. Tama ho ba? Kailangan hanggang katapusan ng Marso, maipasa niya ang pagiging grade 1. Tama! Para pagdating ng Hunyo, mag-e-enroll siya, grade 2 naman. Eh paano kung pagdating ng katapusan ng Marso, hindi niya naipasa ang pagiging grade 1? Pag nag-enroll siya, next school year, anong grade na siya? Grade 1 pa rin. Ang tawag natin doon sa English, repeater. Tingin sa board, hindi ka ba nahihiya? Matagal ka na ring repeater sa sakit mo? Ooh. It does make sense, ha? Huh? Dapat valedictorian ka na. Yung iba dapat principal na. O may-ari ka na ng eskwelahan. So may problema. You haven't learned anything yet. Yun. So yun yung meaning ni Lord na solusyon. Kalimutan na nakaraan because past is just a lessons to be learned. Tama? Number two, harapin ang ngayon. Ito, sakit ng mga Filipinos to. Alam nyo na yung dapat gawin ngayon, pinagpapabukas nyo pa. Diyan kayo magaling. Gusto nyo na sample? Magda-diet na ako. Kailan? Mga next month. Ba't kinuwento nyo? Mag-e-exercise na ako. Uy, kailan? Mga next week. Bakit? May atinan pa akong party. At yung pinakatuwang-tuwa ako, tuwing maririnig ko sa sobrang tuwa ko, gusto na kitang patayin. Ano yon? Magpapagamot na ako. Uy, very good! Kailan? Pinag-iipunan ko lang. At bakit kita gustong patayin? Nakakasama ka kasi ng loob eh. Tingin ka sa akin. Pagkagamutan, pag-iipunan. No. Pero pag appliances na gustong gusto nyo, nakakapangutang agad kayo kung kani-kanino, hindi baling may tubo. Kapatid, may ibubulong lang ako. Direct, pa-focus ako. Lalong-lalo na sa nanonood sa amin abroad. Mas marami po sila kaysa sa inyo. 45,000 po lagi ang nanonood sa atin. Yung mga nanonood ang nakasubaybay, may ibubulong ako, sa sobrang hina na itong ibubulong ko, malalaman ko kung umaten ka, nakinig ka ngayon, nang bukas ang heart. Dalawa kasi yung umaaten sa akin. Nanonood tawag doon. At yung nakikinig, naiintindihan bawat himay-may ng aking binibitiwan. Okay. Ito na yung ibubulong ko. So pag narinig mo, you are listening with your heart. Okay? Are you ready? Ito yung bubulong ko. Ang kapal ng mukha mo. Narinig mo, hindi? Narinig? Didirektahin na kita. Kapatid, huwag mag-react kung hindi ikaw. Ang kapal naman ng mukha mo. Bakit do? Pag material na bagay, ang dami niyong naiisip at nagagawang paraan agad. Nangungutang pa, di baling may tubo. Pero pagdating sa katawan, pag-iipunan, kapal na mukha niyo. Is that how you value life? So ang gusto mo bang sabihin sa akin, mas mahalaga ang material na bagay kaysa sa sarili mong buhay? Wala ka palang kwenta eh. Tingin. Kaya may sakit ang katawan mo ngayon, yung totoo, hindi mo siya minahal dati. Ngayon, naniningilang ho ng konti, hindi nyo pa rin magastusan. Kailan mo siya planong mahalin, kaibigan? Ha? Gusto mo, bibigyan kita ng calculator. Bakit? Ilang milyon o gaano karaming pera na
ang nagastos mo sa pagbili ng material na bagay na gusto mo at gaano kaliit na pera pa lang ang ginagastos mo para alagaan ang kalusugan mo. Ha? Hindi mo ba alam na dahil dyan kaya ka nagkaroon ng mga material na bagay na iyong kailangan? Yan ang tangi mong puhunan. Pero ni minsan hindi nyo binigyang halaga. Lintik na katawan na yan. Wala na akong kausap. Uy na ako. Buling-buling. Buling-buling, tol. Buling-buling. Tol, buling-buling. Pare, wag. Wala akong damit. Ah, bullying pala. De, kailangan ko mag-release. Nagdala akong damit doon, tol. Bigyan kita. Papalitan ko yan. Kinontrol ko lang, naiyak na ako eh. May natutunan ba? So, kung ano ang kaya natin. Asa si Vic? Baka gumanti ka, tol. Wag na. Joke. Okay. Tatlo ang solusyon. Number one, kalimutan na nakaraan. Number two, harapin na ngayon. Kasi sa medisina, napakadelikado po nung ginagawa nyo. May kasabihan po kami sa ospital, tomorrow might be too late. Yung napakaliit mong bukol ngayon, bukas pala cancerous na yon. Tapos itong mga babae, walang pakialam. May nakakapa ng bukol, mawawala din yan. Ano yan, mantsa? May na-interview kami ni Boss Vic nung December. Ano yung na-interview namin? Matandang babae, 63 years old. Sabi niya, Dok, ano kaya itong nararamdaman ko? Namamanhid yung buong kanang pa ako. Tinanong ko, gaano katagal mo na pong nararamdaman yan, Nay? 4 years na? Pina-check mo na, Nay? Hindi pa. Anong iniintay nyo? Hindi mo na makalakad at saka kayo magpapa-check up? Kapatid, ang tali-talino ng pagkakalikha ni Lord sa ating katawan. Sobrang talino. Actually, we are created in His own likeness and image. At nung nilikha ni Lord ng katawan, nagbilin siya. Sabi niya ganun, katawan, lahat ng iyong pangangailangan, magsabi ka lang para pansinin ka at ibigay sa iyo ng aking pinagkatiwalaan. Ikaw yun. Kapatid, tingin ka sa akin. Nagsasabi naman ng problema ang katawan mo, di ba? Bakit hindi nyo pa po pinapansin? Tapos umiiyak kayo pag malala na ang sakit nyo? Wow! Teleserye din eh, no? Anong iniiyak-iyak mo? Pinabayaan mo, di ba? Anong iniiyak-iyak nyo? Kung naagapan yan, hindi ka lumala. Wala na akong kausap. Boss, uwi na tayo. Ligo. Sige. At least, nandito ako para gisingin lang kayo sa katotohanan. Bahala pa rin kayo sa buhay nyo. Pinakikilala ko lang sa inyo ang halaga ng katawan. Sana makilala nyo. Tatlo lang ang solusyon. Number one, kalimutan na nakaraan. Number two, harapin na natin ang ngayon. Hindi bukas, ngayon. Tama? Number three, gawa ng tamang aksyon para gumanda pa ang bukas. Agree or disagree? Bakit kailangan tama yung aksyon? Tingin sa board. Mali nga po kasi yung dati mo, di ba? At ang resulta ng pagkakamali mo dati, nagkasakit ka. Tama? Bata pa lang tayo, alam na nating lahat. Sinabi ng ating magulang, kapag mali, dapat itinatama. Correct? Ngayon, mga nanditong mga pasyente, tanong ni Doc Atoy, payag ka ba na itatama ko ngayon kung mali ang dati mo? Kukunti yung sumagot, yung mga hindi, pwede na umuwi.
Payag? Dumami. Sige, I have 6 questions at dito na po ako matatapos. Kung totoong magsasabi ka ng katotohanan sa questions na ito, pag narinig niyo yung ika-6, liliwanag ang isip mo, liliwanag paniniwala mo, at hindi po kayo nakakatayo sa kinauupuan nyo, finally you'll understand clearly kung totoong gagaling ka pa nga ba sa sakit mo o hindi na habang buhay. At least, pag narinig mo ako ngayon, wala pong fake news. Bakit? Live kang nanood eh. Walang cut yan, walang editing, buong-buo. Tama? Walang false hope, walang broken promises. Kumbaga, ikaw mismo, nung marinig mo yung ika-6, ay, gagaling pa pala ako. Sarap kaya nun, di ba? Or, pwede rin naman yung kabaliktaran, kaya pala, hindi na ako gagaling. At least, alam mo na. Tama? Mahirap umasa sa wala. Correct. So, handa ka na ba sa 6 na tanong? Unang tanong, ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Pag may sakit, pumupunta ka kay? Si doktor nagbibigay ng? Hindi ho gamot, reseta lang. Reseta. Pag gamot ang binigay niyan, wala ng butika. Anong binigay? Anong binigay ng doktor? Baka hingan niyo ako ng gamot eh. Reseta. Anong nakasulat sa reseta? Gamot. Di ba ininom niyo naman? Very good. Ito na yung ika-6. Di ba ininom niyo yung gamot na inireseta ng doktor na pinuntahan mo kasi nga may sakit ka? Ininom niyo yung gamot, di ba? Pang-6 na tanong. Listen. Nung ininom mo yung gamot, yung totoo ha? May binago ka ba sa ginagawa mo sa katawan at buhay mo dati? Gusto ko medyo malakas na sagot. Wala. And why are you expecting to have a different result? Shh, huy. Ang tanda-tanda na eh. Makinig. Di ba ang tanda mo na? Hoy. Makinig. Ang linaw-linaw kaninang-kanina pa, umpisa pa lang. Ang pinagmula ng sakit ng katawan mo, mali ang nagawa mo dati. Nagkasakit ka. Pumunta ka sa pinakamagaling mong doktor. Nagbayad kayo ng malaking halaga. Bumili at uminom kayo ng mamahalin at mabibisang gamot. Pero patuloy nyo namang ginagawa yung mga mali nyong nagagawa sa buhay at katawan mo dati. Gagaling o hindi? Hoy! Walang magic sa medisina. Walang magic sa doktor. Walang magic sa gamot. If you always do what you did wrong before, the result will always be wrong. Nagtataka pa ba kayo? Ang tatagal na ng mga sakit nyo, hanggang ngayon yan pa rin ang sakit nyo? Wala kayong kaplano-planong magbago. Mahiya naman kayo. Ang linaw ng salita ng Diyos, and nobody could ever break that. And I mean it, nobody could ever break the Word of God. Romans chapter 6, verse 23. Ang sabi ng Lord, for the wages of sin is death. Ang tunay na kabayaran sa ating mga kasalanan dapat kamatayan. Pero mapagmahal ang ating Ama sa langit. Mahal na mahal Kanya. Kahit nagkasala ka sa sarili mong katawan, hindi kamatayan ang husga Niya. Binigyan Kanya ng pagkakataong magbago. Nagkasakit ka na lang muna. Baka daw sakaling pag nagkasakit ka, may matutunan ka at magbago ka. Ha?
Kaso anong ginawa nyo nung nagkasakit kayo? Nag-inuman lang kayo ng gamot, pero walang nagbabago sa inyo. And you are expecting healing? Wala na akong kausap. Direct, pack up. Tigil na to, wala na, patay na. Hello? Naintindihan ba? Malinaw ba? Malinaw na malinaw? Oh, ngayon, sir, may tanong po kayo? Wala. Okay? Okay. So, mga kaibigan, sagutin mo ngayon ako. Tapos na ako. Minana ba ang sakit o hindi? Hindi. Eh di magpapahinga na yung mga ninuno nyo. Oo nga, ngayon pala sila magpapahinga. Kaya mamayang gabi, asahan nyo. Magpapasalamat sila. Kaya pag naramdaman yung medyo malamig, kahit walang aircon, nagte-thank you na sila sa inyo. Nakawala na sila sa bandage. So, hindi minana sakit? Sino may kagagawa na sakit mo? Anong tayo? Huwag mo akong maisali-sali, ha? May sumigaw. Tayo! Bruha na to. Hindi kita kilala, ha? Ulit, hindi ako kasali. Hindi minana sakit. Sino may kagagawa na sakit mo? Sarili. Hindi pwedeng kami. Ano yan? Tropa-tropa. Sarili lang. Tama. At dahil inamin mo na ikaw ang may kagagawa na sakit mo, huwag mong kakalimutan ang petsa ngayon. Anong petsa ngayon? March anniversary nyo. Bakit? Ngayon pa lang na ipagkaloob ng Panginoon ang susi sa kagalingan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang problema, kahit ibigay sa iyo ni Lord ang susi, kung hindi ka marunong gumamit niyan, yung susi ay baliwala. Kahit susi ng kotse, ibigyan kita, hindi ka marunong mag-drive, useless yan. Kukuha ka ng ibang tao na gagamit niyan para sa iyo, pero hindi ikaw ang gumamit. Malinaw. Ganon din po sa susi ng kagalingan. Tanong, payag ba kayo si Doc Atoy na lang ang magturo ng susi? Kung paano mo gagamitin? Payag ka? Pwede mo ba akong bigyan pa ng 20 minutes? Okay lang ba? Wala ho ba? Sino ho ang mga nagugutom? Yan, apat tayo, kasama ko. De, yung totoo, wala ho ba? De, kaya ako naitanong, sige na nga, ilalabas ko na rin yung aking tampo, bawal ako magalit eh. Lalabas ko rin yung tampo ko. Hindi ho dapat ako pwede ngayong araw na to, March 3. Bakit? Kaso naka-schedule na, hindi ko matanggihan. It's my birthday today. Kaso. galing. Kaso nga lang, puro bati ang inabot ko. Hindi, ang ibig sabihin, sa pagmimisyon ho kasi, una lagi ang misyon at saka na ang selebrasyon. Naka-schedule, kaya ako tinatanong kung may nagugutom kasi plano ko, andyan naman yung mga assistant ko, magpapamerienda, parang celebration. Eh, ang nakakatuwa naman, busog pala kayo. So, marami. Ang laking katipiran ho. Tigil-tigilan mo, sumasakit pala kang ko. Okay, so okay lang na ako magturo kung paano gagamitin yung susi? Sige, 20 minutes na lang, tapos na ako. Okay lang? Walang maiinip. Wala, kasi pag may nakita akong tumitingin sa relo, yun yung feeling ko, naiinip eh. At pagka may nakita akong naiinip, lalo kong tinatagalan. Oo nga. Kasi ganito yan. If you are just thinking about your time, I am thinking about extending your life. Pag-aralan nyo. Tama ba? Ikaw, oras lang iniisip mo. Ako, gusto kong maituro sa inyo paano ba hahaba ang buhay kung gagaling ka pa. Tama? Kaya tsaga-tsaga lang, ha? 20 minutes. Ba't basang-basa ka?
Pero bago ko ituloy, buburahin lang namin to. Iihi lang ho ako, okay lang ba? Baka kasi mabasa ako dito. Hindi nyo na ako. Doon sa lahat ng gusto mag-CR, CR na lang kayo. 5 minutes break. Go, go, go. Okay. Good morning! Wala pa yung iba. Karamihan ng mga wala, mga babae, no? Oo. Oo. Kasi, ba't kasi umuupo pa kayo sa pag-ihi? Kaya, kami mga lalaki, siyam sabay-sabay kasi. Kayo isa-isa eh. Ang nagpapatagal sa babae, yung kilig, no? Halika mo na rito. Wala pa yung iba eh. Hindi, maganda, umpisa natin sa sabay-sabay. Anong kasi, kilig? Bakit ikaw, hindi ka ba kinikilig? Hindi ko pinahalata. Paano? Ganun lang. Oh, okay. Antayin natin, kawawa naman sila. Baka kasi kinuha na. Nagulat ako kanina sa CR. Umiihi ako. Sabi, Dok, pa-picture. Sabi ko, teka naman. Baya ko nga kanina eh. Oo. Oh. CR ako eh, hindi nakasabay ko. Oo. Oh. Ang sabi? Sabi niya ganun. Boss Big! Pa-picture! Sinilip? Yon. Okay, sige. Palagay ko naman, maririnig. Naririnig niyo kami sa CR? Oo daw, oo daw. Sige, direct, okay na tayo? Sige, so ito na po yung hinihingi ko sa inyong last 20 minutes. Okay lang? May announcement din pala ako. Okay, go. Doon po pala sa mga for follow-up na naandi dito, taso ang kamay. Meron bang umaten na for follow-up? For follow-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ayun ba? Meron pa sa dulo. Ayun. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Mamaya ho, naka-separate po kayo. Kayo po yung uunahin lang i-ano ni Doc. Kasi yung follow-up, ibig sabihin po noon, natapos na nila yung first program nila. So, bibigyan na natin sila ng second program. Tandaan nyo, yun ang maganda sa itinuturo natin, may hangganan yung treatment. Hindi siya habang buhay. Kasi kung habang buhay kang iinom, ibig sabihin, habang buhay ka may sakit. Tama ba? Pag gumaling, dapat wala kang iniinom. Magaling ka nga eh. Tama. Gusto ko maintindihan nyo yun. Sige. Hindi, sige na. Ikaw na. At saka dun ho pala sa mga naka-like ng page namin, please share and like our webpage. Yung legit na ating webpage is Health Forum with Doc Atoie, na may picture po niya na mukha siyang si Coco. Yan. Coco Lumber. Yan yung palang kulay na kulay. Tindig na tindig. Kahoy na kahoy. Di ho ba? At may nagtanong nga kanina eh. Sir, dito po ba yung may albularyo? Anong albularyo? Yung alternatibo. Ano ho yun? Yung herbal? Ano ho yun? Yung may seminar daw. Ah, oh, sige, dun sa loob, pasok. So, albularyo daw? Oh, albularyo. Hindi ho albularyo. Arboleda. Sounds like lang. Ah, kahit anong itawag nyo sa akin, wala hong problema. Ang mahalaga, yung matututunan, alam ko, hindi naman yun kayang bayaran. Kaya nga walang bayad eh. Tama ba? Yan. So, okay. Pero bali wala ang natutunan pag hindi mo in-apply. Tama. Correct? Yes. Sige, may natutunan ba? Happy na ako ron. Sige. Okay na lang yung wala. Sige. Okay na. Lumayos ka na. Lalayos na. Oo. Sige. Palakpakan natin, Boss B. Sige. Okay. So, mga kaibigan, here comes the second part. Okay, dito po, igaguide ko lang kayo kung paano gagamitin ang susi. Pero here's the first question. Ikaw ba ay nagpe-pray pa kasi gusto mong gumaling? And I want all of you to know that the Lord God really answers all our prayers. Not exactly the way we wanted it nga lang. Alam nga naman nag-pray ka, Lord, wala na akong pera. Lord, padalan mo na ako ng pera. Now na ha. Padadala ka ba sa Palawan? Bibigyan ka lang ni Lord ng opportunity. Pagkakataong kumita, pag ginampanan mo, kikita ka, nagkapera ka, nasagot ni Lord yung prayer mo tungkol sa pera. Pangalawa, maybe the Lord will touch somebody's heart to be the answer to your prayers. Diba, you're not expecting it, biglang may darating sa iyong blessings.
Correct. E paano kung nagpe-pray ka kasi gusto mong gumaling? Lord, hirap na ako sa sakit ko. Pagalingin mo na po ako. Bababa ba ang Panginoon at hihipuin ka? It will never happen. Nowadays, gagamit si Lord ng channel o ng instrument to bring you what you have prayed for. Tama? At kung kalusugan, sakit, karamdaman, kagalingan ng pag-uusapan, ang ginagamit ni Lord na pamamaraan, ang tawag po sa amin ay mga... Pakibasa nga na malakas. Pero may kailangan kang maintindihan. Kapatid, ano yon? Walang doktor na nagpapagaling. O, ayan ha. Nakaharap na ho kayo ng sobrang prangka. We doctors are really not capable of healing. Would you like to hear why? Because we cannot enter the human body and repair what's wrong inside. Hindi nyo kami pwedeng inumin. At pagtapos na, iluluwa nyo kami. Tama? So, ano ang kayang gawin ng doktor? Basahin natin sa nakasulat sa salita ng Diyos. Ang mga doktor ay taong pinagpala na makapag-aral simply to be the patients. Lakasan naman. So we can only guide you, but we cannot heal you. At sa totoo lang, nag-guide naman po kami, oh, anong tawag nyo dyan? Anong RX? May nagbasa RX. Reseta sa Tagalog, English, prescription, layman's term, gabay o guidelines. Ako nga, hindi lang ganyan ang binibigay ko eh. Nagpapaliwanag pa po ako. Tama ho ba? So I go beyond the extra mile. At ako, sinasabi ko mismo sa pasyente ko, Nanay, yung inilista ko na dapat mong inumin, iinumin mo po ng 14 days ha? 14 na araw. Anong sagot niyo sa amin? Pakilakas. Pagkaharap kami. Ang babait niyo. Oo nga. Yes, doc. Opo, doc. Ginawa niyo pa kaming bibi. Pagdating, dala-dala niyo ngayon yung reseta. Pagdating sa butika, magkano yan? Punit yung bibig. Grabe naman pala pagkamahal-mahal naman ang gamot na yan. Ano bang klaseng gamot yan? Ba't ganyan ang presyo? Sobra naman ang presyo, parang may ginto yan. Bigyan mo ko ng panlimang araw lang. Totoo o hindi? At ito ang naging burden ng inyong lingkod. That's why I decided to become a missionary doctor. Bakit to? Napansin kong gumagawa mga kapwa ko Filipinos. In other words, ikaw po yon. Bakit? Totoo naman, di ba? Kayo, pag narinig niyong ang gamutan, aabuti ng 5,000 to 10,000, iba kayo mag-react. Grabe! Sobra! Gamutan 5,000 agad. Gamot lang yun, 10,000 aabutin. Anong klaseng gamot yan? That's how you react pagdating sa gamutan. Pero makikisuyo po ako, lalong-lalo na sa mga nakatutok sa atin sa ibang bansa. Pwede ba ako makisuyo? Pakilabas nyo nga, kasama kayo. Pakilabas nyo nga saglit yung mga cellphones nyo. Dali, dali. Bakit, Doc? Isasampal ko sa pagmumukha mo. Bakit? Kanina sinabihan kita ang kapal na mukha mo, di ba? Ngayon, sa naikukwento ko, may dodoblihin ko na. Ang kapal, kapal ng mukha mo. Why? Aba, pagtungkol sa gamutan, 5,000 to 10,000, the words that's coming out from your mouth, grabe, sobra. Pero lintik din naman pala yung mga hawak niyong cellphone ngayon, ano? No, yung nabibili niyong gadget, cellphone na ibibigay niyo na ipanre-regalo niyo, kahit magkahalaga ng 50,000, ni minsan, hindi ako nakarinig ng word na grabe, hindi ako nakarinig ng word na sobra. Kapal na mukha mo. Pagkakatawan, grabe, sobra. Ha?
Pagka material na bagay, okay lang. Pag isinugod kayo ng ospital at narinig nyo na ang gagastusin 30,000, 50,000, 80,000, anong sasabihin nyo sa aming mga doktor? Pag-uusapan po muna naming pamilya yan, ha? Magmi-meeting muna kami, ha? Pagbalik nyo, in unison, anong sagot nyo? Hindi po namin kaya yan. Pero may na-aproban sa inyo nang nilolo ng bagong kotse, bukas may pan-down ka na agad. Pag appliances, utang kahit kanino, hindi baling may tubo. Ha? Pagkakatawan, pag-iipunan pa yan. Ha? At higit sa lahat, according sa survey, survey po ito ng DOH, hindi po ako, ha? Ang pinakamaaarte at madadrama sa Pilipinas, alam niyo po ba kung sino? Ang mga senior citizen. Excuse me po. Kukwento ko kung paano, kung bakit, ha? Ang mga seniors daw, according sa survey, pag isinugod sa ospital at narinig ng pasyenteng senior na ang gagastusin sa kanya ay 100,000, yung pasyenteng senior ang magsasalita. Huwag nyo na akong ipagamot. Huwag nyo na akong gastusan ng ganyang kalaki. Matanda na naman ako. Hayaan nyo na akong mamatay. Kapatid, I don't care about your age right now, but I want you to listen to my peace. And here is my peace. Ang ibig mo bang sabihin, kung ano man ang edad mo ngayon, na ang halaga na lang ng buhay mo, 100,000? Sa bibig ko naman gagaling, hindi nyo na ako makakalimutan, Doc Atoie Arboleda, wala ka palang kakwenta-kwenta. Wala kang kahalahalaga. The first ever gift that the Lord gave us is a gift of life. Amen? And that life is embedded inside our body. That is why this is called the temple. Tanong, is that how you value life? A mere 100,000? Wala kang kwenta? Ang cheap mo? Ano? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang parable, kung hindi kita mapagkatiwalaan sa maliit, paano pa kita pagkakatiwalaan sa malaki? Ang unang-unang regalo ng Panginoon, buhay. Ang ating katawan. Kung yan minahal mo, iningatan mo at hindi mo pinabayaan, pagpapalain ni Lord yan. Bakit? Magaling kang katiwala, kaibigan. Pagpapalain niya yan, kayang kumita ng bilyon yan habang buhay. Bakit? Healthy ang puhunan. Pero yung iniregalo sa iyo ng Panginoon na katawan, hindi mo iningatan, inabuso mo, sinira mo, at yung buong katotohanan, hindi mo naman pala minahal, kaibigan. Huwag kang magugulat ngayon. Bakit? Kaya palang maningil niya ng milyon kahit wala kayong mga milyon. Hindi ba kayo nagtataka? Ang hirap-hirap na ng buhay nyo, ang gastos pang magpagamot, ang tawag ko dyan, buti nga. Binanggit ko na kanina, and I'll repeat it. Kaya siya may sakit today, hindi mo siya minahal dati. Sa madaling salita, napabayaan mo. Ngayon, naniningil siya ng konti, hindi nyo pa rin magastusan. Mamaya, pag-uwi mo, tanongin mo sarili mo, kailan mo ba siya planong mahalin talaga, kaibigan? Pagpatay ka na, hindi niya na mararamdaman yun. Patay ka na eh. Wala na akong kausap.
Direk, paka, paka, pwede na to. Sa pool? Kaya tigilan nyo muna yung mga drama-drama nyo. Ha? Kapapanood nyo yan ng teleserye? Sabi nung mga senior, huwag mo na akong ipagamot. Matanda na naman ako. Eh may sumakit, bili mo akong gamot. Akala ko ba huwag ipagamot? Kasi bili raw siya ng gamot. Ha? Tapos yung mga mapagmahal na nanay, naku, ito yung mga pangalawang madadrama. Imbis na ipagamot mo ko ang gastos-gastos, huwag mo nang gastusin yan sa panggagamot ko, gamitin mo na lang sa pag-aaral ng anak ko. Namatay ka kinabukasan, paano pa mag-aaral ulit ang iyong mahal na anak? Tigilan nyo yung drama nyo, hindi nakakatulong. Ingatan mo ang katawan mo para makapiling mo pa ang pamilya mo, mapaglingkuran mo sila, at mabigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Huwag na raw magpagamot kasi sayang daw yung pera. Ha? Ipangkakain na lang daw ng pamilya. Namatay ka. Saan sila kukunin na susunod din ang kakainin nung namatay ka? Asa na yung madadrama na yan? Tingin sa akin. Hello? Are we learning? Ngayon, naiintindihan nyo ang halaga ng katawan? Naiintindihan nyo ang halaga ng buhay? Kaya yung mga may edad na, huwag masyadong madrama. Sabi, ako okay na akong mawala. Wala na naman ako silbi. Matanda na naman ako, hindi na ako kailangan ng aking pamilya. Teka lang, hoy! Hanggat ginigising ka ni Lord, binibigyan ka ng panibagong umaga, hindi naman kailangan makatulong ka. Yung nandyan ka, buhay ka, andyan ang iyong presensya, inspirasyon ka pa rin nila. Porkit matatanda ang the drama? Alam nyo, pasensya na kayo ha. Siguro sabi nyo, iba talaga si Doc magsalita, radical, no? Oo. Bakit? Yan ang tamang motivasyon sa mga may sakit. Tandaan nyo, ang sakit, hindi yan inaalagaan, kaya yan nananatili dyan eh. Ang sakit, pinapalayas yan sa katawan. Kaya yung mga may sakit, huwag nyong babyhin, lalong nag-iinarte. Lalo na yung mga na-stroke na yan. Di ba yung mga na-stroke na kaganyan? Ano sabi nung anak? Dahan-dahan na, nay, dahan-dahan. Lalo mag-iinerte yan. Sa akin yung ipa-therapy ang mga yan. Yeah. Kahit naka-wheelchair pa yan, patatakbuhin ko yan. May binubulong lang ako. Ano yung binubulong mo, Doc? Sunog. Dala-dala niya yung wheelchair. Mauuna pa sa yung lumabas. Uy, pero wag niyo'ng gagawin yung joke na. Wag niyo subukan, ha. De, tama ba? Hanggat nagkakaroon tayo ng panibagong buhay sa umaga, purpose ni Lord na mabuhay ka pa. Kasi may silbi ka pa. Di ba? Tsaka yung iba naging inerto, Lord. Hirapan na ako, Lord. Kunin mo na ako, Lord. Sumagot si Lord, mali ka ng kinontak. Naalala mo, hindi ako yung kukuha sa'yo. Yung kalaban ko. Ang pangalan ng kalaban niya, Boss Big. Nagising ka. Natutulog. Okay na, huwag na ka na gumante. Tapos na. So, sa madaling salita, ininom mo yung gamot ng 5 araw. Bakit? Sayang naman eh, nabili mo na. At pag ininom mo yan, definitely, tatalab po yan sa inyong katawan. Bakit? Gamot yan eh. At pag tumalab po yan, gaganda at gagaan ang iyong pakiramdam. Tanong, pag maganda at magana ang iyong pakiramdam, bibili ka pa?
Iinom ka pa? Di ba mas matalino pa kayo sa aming mga doktor? Huy! Kung matalino pa kayo sa aming mga doktor, pwede ba akong makiusap? Huwag na kayo magpa-doktor. Kahit kailan. Di nga, totoo yun. What for? Di ba matalino pa ho kayo sa amin? Pwede pagalingin nyo yung sarili nyo. You don't need us. Bakit namin sasabihin 14 kung kaya pala sa 5? Do you think we doctors are earning pag kumpleto gamutan nyo? Bayad na si doctor consultation fee pa lang. Ang tawag doon, PF, professional's fee. Malinaw? Okay. Ako po, pag ang pasyente ko matanda na malambing ako, I call them nanay o kaya tatay. Nanay, tatay, ililista ko yung mga bawal na pagkain, ha? Huwag mong kakainin yan. Masipag ako maglista eh. Lahat kayo may kopya. Bawal kainin yan, ha? Ano sagot nyo sa amin? Pakilakas. Pagkaharap kami. Hindi nga, yung aura nyo, pagkaharap kami, yes, doctor. Opo, doc. Pero pagdating nyo sa bahay, kanya-kanya kayong talino. Konti lang naman, masama ba yun? Titikman ko lang naman, ha? Paminsan-minsan lang naman at may okasyon. Naiintindihan na ni Lord yun. At ang pinakamatalino mong palusot, matanda ka. Pwede akong kumain yan, may gamot naman eh. Naririnig yung bulungan na iba, ba't alam ni Doc yun? May nakalimutan pa ba akong palusot? Wala na? So, tapusin na natin. Sa madaling salita, ikaw pala na may sakit, alam na alam na alam mo ng bawal. Kahit anong palusot, katuwiran, dahilan, kinakain mo pa rin. Tanong, bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling o hindi? Isa na lang. Gagaling o hindi? Mamaya pag uwi nyo, total Sunday ngayon eh. Mag-pray ng mataimtim, ha? Tapos, wala kang tatanungin ibang tao, kundi ang sarili mo lang. Tatanong mo sa sarili mo ay eto. Paano nga pala maipapadala ng Panginoon yung kagalingang matagal mo nang pinagpe-pray sa Kanya? Ayan na po. Huwag ako tignan nyo. Ito. Mga kaibigan, lahat ng gusto nyong itanong sa kahit saang ospital sa buong mundo, kahit kaninong the best doctors na pwede mong makilala, kung bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin, nasagot na po ng nakasulat sa board. Tapos, syempre, kumakain ka ng bawal, hindi kayo gumagaling, pwede ka pang lumala. Tama ba? At kapag malala ka na, syempre, alam ko rin naman yon, iiyak-iyak ka kay Lord. Panginoon, hirap na ako sa sakit ko. Hindi mo ako pinagagaling. Ano sagot ni Lord? Eh di wow. May plano pa kayong si Lord ng sisihin? Wow. Great, huh? Hindi pa yon. May naririnig ako, nagbubulong-bulungan kayo. Naninisi kayo ng ibang doktor. Diyan kayo magaling eh. Lipat tayo ng doktor. O bakit? Mahina yung doktor ko. Alam nyo, pag naririnig ko yon, nanliliit ako. Gusto ko sumuot sa ilalim ng lupa. Isipin nyo, nakagraduate ng medisina, nakapasa ng board, nakapag-specialized. Ang tawag nyo pala sa amin, mahina? Pwede kayo na magaling. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, no? Ang dali talagang manise, no? Without knowing that it is really our own mistake. Hindi pa yan.
may naririnig pa akong isa at hanggang ngayon hindi ko pa rin makomprehend yung bulong-bulungan nyo tungkol sa doktor. Lipat tayo ng doktor. O bakit na naman? Hindi ako hiyang. Ano to? Shampoo? Sumusunod sa galaw mo, sumusunod. Himala! Alright! Gusto ko ito, gusto ko to. Kunin mo to, kunin mo to. Gawin mo nang sa atin magtrabaho. Magaling yan, magaling. Sino yung DJ? Si DJ DJ. Galing, galing. Oo. Kunin kita. Kumpare ko si Willie. Kaso, yung willing patay na, Nepomuceno. Okay. Sa mga kaibigan, naintindihan nyo na? Tapusin na. Kay doktor ba nakasalalay ang kagalingan? Kanino? Sa Panginoon, kung gagawin mo na yung tama sa sarili mo. So, ladies and gentlemen, healing is between you and God. Correct? We doctors are just the bridge to get you there. Yun lang ang kaya namin gawin. Mag-guide. At tandaan nyo kung bakit ko itinuro sa inyo to, pagkatapos nating magkita ngayon, pag uwi nyo sa kanya-kanya nyong buhay at bahay, hindi ko alam kung susundin nyo ang natutunan nyo. Tama. Pero ang lingid sa inyong kaalaman, nakipag-usap po ako kay Mayor, na habang nandito ho kayo, nagpalagay po ako ng CCTV sa lahat ng tahanan nyo. At ang ipinalagay ko ay mata ng Panginoon. You can hide from me, but not from the Lord. So healing is between you and God. Right? Malinaw na ha? So ano trabaho ng doktor? Sino ang gagawa? Hindi pwedeng kami. Sarili. Pagka kami, tropa-tropa na naman to. Paano pag may absent? Sarili, Pogi. Ano to? Ako magpupura. Kalahati yung nabura ko, half day ka lang. Alam nyo, itong mga assistant ko, I have 9 assistants. Oo. At itong mga to, ganyan-ganyan lang ang trabaho, 20 mil, linggo-linggo. Ready na, no? Ano ka? Boss kita. Oo nga, ano? Oo. Brother pala kita, brother. Yung iba kong assistant, tulog. Tingnan nyo, naghanap ng pwestong hindi sila makikita. Sige. So, ang trabaho ni Doc Atoy sa inyo ay bigyan na lang kayo ng guidelines. Correct? Tingnan nyo, magdo-drawing ako. Huwag nyong pagtawanan, ha? Anong nakita nyo sa drawing? Salamat po sa inyo. I love Batangas. Sa ibang lugar kasi, sabi nila dyan, kabute! Kaya kayo, mahal ko. Sila hindi. Kabuti to yung... Puno po yan. Tama, puno? Di ba ang puno, nagkakaroon ng bunga? Pag mataas ang bunga, gusto natin kunin, gumagamit tayo ng sungkit. Sungkitin natin yung bunga na sungkit na. Pwede pa bang magbunga o hindi na? Bakit? Because the roots are still there. In English ko lang. Pero Tagalog natin dyan, ugat. Tama? At dahil nandun ang roots, syempre pwede rin magbunga. Pwede pang madagdagan ang bunga. Tama? Mga kaibigan, ganyan na ganyan ang inyong katawan. Dinaan ko lang sa drawing. Para pag uwi nyo, matatandaan nyo. Tingnan nyo. Yung bunga, it represents sakit. Diba ang sakit ay bunga ng kapabayaan? Bunga ng katigasan ng ulo? Bunga ng walang pagmamahal sa sarili? Pwede nagkasakit, bunga na yon. Yung panungkit, it represents gamot sa Tagalog. Sa atin, Tagalog, gamot yan. Sa Bisaya, tambal. Sa Ilocano, agas. Sa Bicolano, bulong. Sa Kapampangan, panulo. Sa mga Tagatugigaraw, uro. Sa mga Chabacano, medisina. Sa probinsya ko, synthetic drugs.
Social kami. Yang panungkit, yan din po ang operasyon, chemotherapy, radiotherapy, dialysis, at insulin. So lahat ng klase ng sakit, ito lang po ang gagawin sa ospital. Wala na tayong nakalimutan. Nakalimutan nung nanay niya, may anak siya, oh. Baka pare. Ay, nagugutom. Halika, halika dito, breastfeed tayo. Kaso ang laman na ito, kape. Hoy, pero winawarningan ko kayo, importante ang breastfeeding, ha? Huwag niyong kakalimutan, lagi natin sinasabi yan, ang breast milk dapat sa bata. Kasi anak yan ng tao. Huwag niyong padedehin ng gatas ng baka. Anak ba yan ng baka? Hoy! Oh. So ano yung kasabihan? Luma-luma na, breast milk is still best for? And daddies, yan. Kaya yan dalawa. Isa kay baby, isa kay daddy. Pag wala kay daddy, lilipat yan. Oo nga. Oo nga. Oh, nakita nyo? Kaya yung mga bata, paggatas ng baka, pinadede nyo. Pag umiiyak, oo nga. At pag tinawag mo, moo. Padedehin nyo yung anak nyo, ha? Okay. So mga kaibigan, ang kayang tanggalin ng panungkit, yung bunga lang ng puno. Tama? Eh yung ugat ng puno, matatanggal ng panungkit? At dahil may ugat, bubunga ulit yan kahit ilang beses kayong manungkit. Ladies and gentlemen, ganyan na ganyan sa inyong katawan. Look, gamot and synthetic drugs para silang sungkit. Kaya nilang magtanggal, pangalan lang ng sakit. Eh yung pinagmulan, bakit nagkasakit? Natanggal ba? Kaya pala ang sakit, paulit-ulit. Kaya kayo may maintenance. Yan. Okay? Ang trabaho ng operasyon, tinatanggal lang yan yung bukol. Eh yung pinagmulan, bakit ka nagkabukol? Natanggal ba? Kaya pala ang bukol, kahit ipa-opera nyo, bumabalik lang ulit ang bukol. Palipat-lipat lang yan sa parte ng katawan ng pasyente. Karaniwang tinatamaan yan mga babae. Tama? Siguro familiar kayo. Ang babae nagkabukol sa matres. Alam nyo ba yung matres? Yung kabila niyan dito, Miyerkules. Yan yan. Pag umangat yan, Huwebes. Dito, Biyernes. Sige. Nagkaroon ng bukol sa matres, dali nyo sa amin sa ospital, tatanggalin namin yung bukol, karaniwan kasama ang matres. Ang tawag doon, hysterectomy. Tatanggalin. Yung nagpa-opera, bukas makalawa, tutubuan naman ang bukol sa suso. Okay? Breast. Pag dinala nyo sa ospital, ooperahin namin yung bukol, ang tawag doon, lumpectomy. Kung tatanggalin ang buo, ang tawag mastectomy. Natanggalan ng matres, natanggalan ng breast. Bukas makalawa, same patient, tutubuan ng bukol sa leeg. Pag dinala nyo sa ospital, tatanggalin namin yung leeg. Ang lakas pa ng sigaw niya, leeg. Yung bukol. Ano yan, manok? Buko lang. At hindi gano'n ang pagkakasunod-sunod, ha? Minsan naman, pwede ka magkaroon ng bukol sa breast muna. Pag pinatanggal, susunod ovaryo, susunod leeg. Pwede rin mauna sa leeg. Tapos breast, tapos ovaryo. Isa lang ang pinagmulan niya mga yan, hormonal imbalance. Kaya yung babae, natanggalan na ng ovaryo, natanggalan na ng suso, pag uwi sa bahay nila, lalaki na siya. Aba, wala ng ovaryo, wala ng suso, wala ng silbi. Kaya ang tawag sa kanya ng asawa niya, pre. Pre, timpla mo akong kape. Kaya huwag kayong magpapa-opera. May ituturo ako sa mga may bukol. Sino ba may mga bukol?
daghan kaayo. Okay, yung mga may bukol, tutunawin na lang po natin sa pamamagitan ng disiplina. Okay ba sa inyo yan? Ano gusto nyo, opera o tunaw? Tunaw. May dala kayong kandila? Lang yan. Parang concert. Gusto kita. Pigyan mong bonus. Abotan mo yung 50 mil. Wala kang andala eh. Okay. Ang chemotherapy at radiotherapy, ang trabaho po niyan, patayin ang cancer cells sa loob ng inyong katawan. Tanong, yung pinagmulan, paano ka nabuhayan ng cancer cells? Natanggal ba ng chemo at radiation? Kaya ang pasyenteng may cancer, kahit na-operahan na, nakapagpa-chemo, nag-radiation, nag-brachy, nag-cobalt, bumabalik lang ulit ang sakit na cancer. Kaya nga in medicine, we have a terminology such as recurrence, relapse, remission. Bumabalik po talaga yan. Kasi nandun pa yung pinag-ugatan. Malinaw? Ang trabaho ng dialysis, pinababagsak niya ng bilang ng creatinine. Doc, ano po yung creatinine? Laso na nakahalo sa dugo. E yung dahilan ba tumataas ang crea mo? Sira o mahina ang kidney ng pasyente? Marerepair ba ng dialysis ang kidney? E di habang buhay pala yan, ang insulin, pinabababa niya lang ang bilang ng blood sugar o glucose sa katawan ng pasyente. E yung dahilan ba't umaangat ang glucose mo? Sira o mahina ang pancreas ng pasyente? Marerepair ba ng insulin yung pancreas? E di habang buhay din yung sakit niya. Mga kapatid, ito ang lahat ng ginagawa sa inyo ngayon. Tama. Pero ito ang solusyon. Ano trabaho ng doktor? Sino ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat niyong gawin sa puno? Tanggalin ang ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Ang daming sumigaw ng patay. Hoy, mga walang ya kayo. Ang haba nung seminar, no? Nung patapos na, ay patay din ah. Pag ako nagkasakit, sinasabi ko sa ang tagal kong hindi ginawa yan. Ay, nako. So, mga kaibigan, ugat po ito ng sakit, hindi ng pasyente. So, pag natanggal ang ugat, yung puno, patay. Yung pasyente, ay, salamat sa Diyos. Kala ko malina ako ng turo eh. So, pag natanggal yung ugat, may sakit pa, wala na. Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili, tumiinom ng gamot, ang tawag sa'yo, gumaling. Tama ho ba? Ladies and gentlemen, napakatagal nyo nang ginagamot ng inyong mga sakit. And this day is God's perfect time to give you an opportunity to get rid of the root cause. Don't just get rid of your diseases. You need to go to the root cause and get rid of it so diseases will never come back. Right? May nagtanong, Dok, ano ba ang pinag-ugatan ng mga sakit namin? Nagkaroon kayo ng mahinang organs sa loob ng inyong katawan, sanhi kung bakit bumagsak ang immune system sa loob ng katawan. For your information, ang immune system ang kaisa-isang doktor na nilikha ni Lord at inilagay sa loob ng katawan natin. Kung buhay ang doktor sa loob, walang sakit na pwedeng kumapit. Bakit? May protector ka eh. Eh bakit nang hina yung doktor namin, Dok? Kasi marami ka ng organs na malfunctioning inside. Eh bakit nang hina yung organs namin, Dok? Eh di balikan natin, di ba? Inamin mo na kanina na may mga mali kang nagawa sa katawan at buhay mo dati. Agree or disagree?
topic natin niya kanina. Ang English nito, wrong lifestyles. Anong wrong lifestyles, Doc? Imbis na marami kayong naiinom na tubig araw-araw, ang hilig nyo sa masasarap na inumin. Totoo o hindi? Maraming pamilya rito, hindi pa rin makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang juices. Lahat ng nanay at tatay, lolo at lola, lalong-lalo nang nakikinig sa ibang bansa. Nanay, tatay, lolo at lola, may tanong ang Doc Atoie. Hindi ho ba kayo nahihiya? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matatanda. At bilang matatanda, ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata. Aba, kayong matatanda pa nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya? Tapos umiiyak kayo pag may sakit ang anak nyo? Umiiyak kayo pag may sakit ang mga apo nyo? Anong iniiyak-iyak nyo? Nagbunga na mga panlalason nyo. Sorry po ha, I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Tayo, come on, let's admit it, pinagpala tayo, nakapaglaro tayo ng mahabang panahon sa kalsada. Patintero, tumbang preso, agawang base, tagutaguan, langit lupa, tama? Piko, Chinese garter. Ngayon, bakit yung mga anak at apo nyo sa loob ng bahay nyo, the aircon, radiation ng gadget at cellphone ng kaharap ilang oras araw-araw? Nanay, tatay, tingin sa akin. You are killing your own kids. Wala niya akong kausap. Proud ka pa na marunong mag-cellphone ng anak mong 3 years old, ang kapal na mukha mo. Dahil you are the ones killing them. Diba? Ang linaw-linaw, gadgets and cellphones should be used 12-year-old above only. Bakit daw? Kasi po, may radiation nga sila. At kapag medyo 12-year-old na, mas mataas ang resistensya kaysa sa maliliit na bata pa. Huh! Eto, naaalala nyo ba ang mga bata nung araw ibinibilad sa arawan sa umaga? Naaalala nyo? Ako nga, binilad ako ng nanay ko 5 araw. Tapos nakalimutan niya akong balikan. Akala niya daing ako. Kaya ako nangitim eh. Bakit? Bakit binibilad ang bata? Pampatibay ng buto, pampalakas ng resistensya, at ng baga. Tama ho ba? Eh bakit yung mga anak at apo nyo ngayon, tanghali na, tulog pa rin sa loob ng kwartong de aircon? Pwede malinaw, ikaw ang pumapatay sa anak mo, kaya, pag namatay yan, huwag kang iiyak. Huy, tingin sa akin, pag namatay ang anak mo, huwag kang iiyak. Bakit? Ikaw ang may kagagawan niyan. Huwag mong isasagot sa akin kaya tulog pa dahil puyat. Ba't mo pinayaga magpuyat? Ang tunay na pagmamahal, may kasamang disiplina, hindi ibinibigay lahat ng gusto nila. Taas ang kamay ng ulirang magulang. Wala na. Sabi ng iba, nakatago sa silya, taas ang kamay ng ulirang na. Wag ko kayo magalit. Ginigising ko lang ho kayo kasi hindi pa naman tayo huli. Kaya kayo nandito, alam ni Lord na pwede ka pang magbago. Tama? Mas okay na yung hindi kayo gumagastos sa sakit kaysa uubusin nyo lahat ng naipon nyo pag may nagkasakit kayong anak. Ang sakit kaya sa dibdib. Pag may, ang anak mo may sakit, aba, kahit ibenta mo pa ang sarili mo at kaluluwa mo, gagawin mo, mapagaling lang siya. Tama? E kaya naman pala natin silang ingatan para hindi magkasakit. Gawin lang natin yung tama. Hello? Okay ba? May natutunan? Sige, palakpakan ng magagaling na magulang. Plastic mo. Ewan ko.
Wrong lifestyles. Nakaranas tayo ng escalator at elevator. Second floor lang, ayaw pa nating maghagdan. Totoo o hindi? Ang tawag namin dyan sa Tagalog, catamaran. O nga. Nakaranas kayo ng trike, tricycle, pedicab, padjak. Kabilang kanto lang ang pupuntahan mo, dapat ba talaga inuupo mo pa yan? Ang tawag ulit dyan sa Tagalog, catamaran. Yung mga lolo't lola ko, kinukwento nila sa akin. Para lang makapag-aral sila, kilo-kilometrong layo, baku-bakong kalsada, nilalakad nila, makapag-aral lang. Tayo, hindi nyo ba na-feel? Blessed na blessed tayo. Bakit? Lahat halos ng kalsada ngayon, patag na. Pero kabilang kanto lang ang iyong punta, iuupo mo pa. Di ba katamaran na yan? Kaya ang mga babae nung araw mapansin nyo, dahil sanay sila maglakad, ang gaganda ng tindig ng puwet nila. Usling-usli talaga. Tama? Ngayon pansinin nyo yung mga babae, puro plat na. Yung mga babae pag-uwi magche-check yan. Plat ba yung sa akin? Huwag nyong tingnan yung akin, pinagpahinga ko lang. Malaki nung araw. Hindi, nung bata pa ako, binata ho ako. Laki ng fit ko talaga eh. Nagbabasketball ako, usli yan eh. Oo. Oh, hindi ko alam saan nagpunta. Pero ang sabi ng nanay ko, babalik naman daw yan. May passport naman kasi. At alam nyo ba na ang katamaran sa English? Siyempre, alam nyo English noon. Laziness. At ang laziness ay nakasulat sa salita ng Diyos. One of the seven deadliest sin. So napakasama pala, nakasalanan ang katamaran. Tapos may nakikita akong t-shirt na suot-suot nyo. Hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. Grabe talaga, Pilipino. Okay. So itong mga mali nating nagawa sa buhay natin dati, makinig ha. English, biblically nakasulat siya, sins, kasalanan. So malinaw sa forum natin ngayon, ang pinagmula ng lahat ng sakit at karamdaman, sariling kasalanan. Amen? At ang kasalanan, Panginoon ang magbibigay ng kapatawaran. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang naaawa siya sa iyo, pero mali pa rin ang ginagawa mo, hindi ka nga gagaling. Tama? So ano ang dapat nating gawin? Iga-guide kita ngayon. Humingi ka ng kapatawaran at muli nating palalakasin ang organ. Pwede? Paano lalakas ang organ? Kailangan niyo ba ng nutrisyon? O kailangan talaga nila ng lason? Ano sagot niyo lahat? Pakilakas. Check, nutrition. Eh bakit puro laso na gamot ang araw-araw niyong iniinom ngayon? Oh my God. It doesn't really make sense, ha? Huh? Ito na, dito na. At dito, nasira ang science. Bakit, Doc? Pinipilit ng science na matalino pa siya sa Diyos. Come on, it will never happen. Mauubos ang sanlibutan, mamamatay lahat ng scientist, pero mananatiling buhay ang salita ng Diyos. Magpakailanman. Ang masaklap dito, ito na, ikaw na, ikaw na. Ikaw, bakit? Di ba, mas hangang-hanga ka, kaya tinatangkilik mo ang nilikha ng siyensya kesa tangkilikin ang likha ng Diyos? May tanong sa iyo si Lord, mamaya mo nasagutin pag uwi mo. Where is your faith, my dear children? At para mabigyan kita ng konting idea kung nasan ang iyong paniniwala at pananampalataya, pakinggan mo. Kapag ang nutrisyon ang ibinibigay namin sa inyo ngayon, ang dami niyong tanong, ang dami niyong takot, ang dami niyong duda. Kapag kemikal ang ibinigay sa inyo noon, aba, walang nagtanong, walang natatakot, walang nagdududa. Malinaw,
ang paniniwala mo malamang nasa siyensya. Hello? Tapos, yung mga may cancer, pinapakimo nyo pa? How can they recover? Sabi ni Chris Aquino. Kaya nga siya nabuhayan ng cancer cells, bagsak ang immune system niya kasi maraming organ na mahina. Lalasunin nyo yung cancer cells, dinalasin yung organ na mahina. Kaya pala, walang namatay sa sakit na cancer. Anong ikinamatay niya? Komplikasyon. Sa sobrang dami ng lason, bumigay ang puso. Organ yan, di ba? Ang cause of death, cardiac arrest, hindi cancer. Sa sobrang dami ng lason, bumigay ang lungs. Ang ikinamatay, respiratory arrest, hindi cancer. Sa sobrang dami ng lason, bumigay ang kidney. Ang cause of death, kidney failure, hindi cancer. Wala nga kayong makikita na death certificate, nakasulat ang ikinamatay, cancer. Bakit? Hindi nakamamatay ang cancer. Ang gusto lang ng cancer sa loob ng katawan nyo, kumain, nang kumain, nang kumain. Ang mabigat naman sa inyo, pinapakain nyo sila. At ang paborito nilang pagkain, chocolate, sweets, dairy, at yung walong malansa na may kopya o akong ibibigay sa inyo. Ano yung walong malansa? Hindi kasama ang fish. Walong malansa, ito yon. Patis, bagoong, alamang, pusit, hipon, alimasag, alimango, alipunga. Ay, malansa yun. Natikman nyo na. Alimasag, alimango, talangka pala. At ang pinakamalansa sa lahat, manok. At syempre, itlog. Saan ba galing ang manok? Saan galing ang itlog? Di parehas malansa yan. Pero itlog ni Mister, pwede. Hindi naman malansa yan. Maalat yan. Sa Cebu, may lumapit sa akin, tapos na yung health forum. Sabi niya, Doc, yung sa Mister ko, hindi maalat. Tinanong ko, ano ho? Maalikabok. Ano yun, patatas? Alam niyo kung ba't kayo tumatawa? Matindi imahinasyon niyo. Kanya-kanyang imagine, no? Itlog na may alikabok. Okay, so kapatid, katawan mo pag-uusapan natin, hindi yung ibang katawan. Ano kailangan ng organs mo para lumakas? Nutrition ba o lason? Sobray na natin to. Dok, saan kami kukuha ng nutrition? Ladies and gentlemen, to formally close and conclude Doc Atoie Self Forum today para sa inyo, iiwanan ko po kayo ng salita ng Diyos. Revelations 22 verse 2 at saka po Ezekiel chapter 47 verse 12. O ayan ha, salita ni Lord yan, huwag mong babaliin. Ano ang sabi ng Lord? Tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Sino po ang nagsalita? Ang Panginoon. Tama ho ba? At listen, gisingin mo na yung katabi mo, sabi, huy, tapos na. Ang pangako ng Panginoon, healing, hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic. Pangako ni Lord, healing. Kaya pala,
walang commercial ang kayang magbanggit ng word na yan. Napansin nyo, hindi nila magamit ang salitang healing? Bakit? Kay Lord lang galing yan. Ngayon, tanungin natin, Lord, paano po namin makukuha ang healing? Pakinggan mo. Sabi ni Lord, dapat galing sa mga bunga at dahon ng nilikha niyang puno at halaman. Wala namang binanggit na chemical, di ba? Kaya pala, yung mga ninuno natin, humaba ng gusto mga buhay nila. Napansin nyo? Tumanda sila na walang mga sakit at karamdaman. Gusto nyo marinig kung bakit? Walang chemical masyado nung araw. Tama, di ba? Nung nauso ang chemical, umiksi ang buhay ng tao. May nagtanong sa akin, eh bakit kasi nauso yung lintik na chemical na yan? Ang nagtanong sa akin, principal. Eh di syempre, dapat ang sagot ko, matino, may respeto, principal eh. Sabi ko, ma'am, with all due respect, kaya po nauso yung mga lintik na chemical na yan dahil po sa mga lintik na katulad nyo. Eh di tumalbog. Hindi, totoo yun, ikaw kasi ang may kasalanan. Ako, oo, ikaw. Bakit? Totoo naman, di ba? Ikaw, pag may nararamdaman kang hindi maganda, ang gusto mo, may iinumin ka lang, bukas, okay ka na? Hindi yan ang gusto ni Lord. Ano ang gusto ni Lord? Pag may nararamdaman kang hindi maganda, pag-aralan mo bakit nangyari sa katawan mo yun. Kung may mali kang nagawa dati, huwag mo nang uulitin, ha? Sabi nga eh, may matutunan ka sa maling nangyari. Hello? Ano gusto nyo? Iinom lang kayo, okay agad, tas gawa ulit ng mali? Aba, nawiwili. Malinaw ba? Ngayon, ipasok natin sa science. Yung mga dahon at bunga galing sa puno at halaman na nilikha ng Diyos, ano ang laman ng dahon at bunga? Nutrisyon o lason? Ang talino talaga ng Diyos. Di ba nutrisyon ang kailangan ng organ natin na nanghihina para lumakas sila? Imbis na lason? Pero kapatid, aminin mo na oh, bago ko umuwi. Ikaw at ang sambahayan mo, araw-araw, mas marami kayong ipinapasok sa loob ng katawan yung lason. Kokonti ang nutrisyon. Totoo o hindi? Ngayon pong graduate ka na ng health forum ni Doc Atoy, live ka pang nakinig, hinahamon at sina-challenge kita. Subukan mo kung kaya mo lang. Pwede ba simula ngayon, ikaw naman ang magsilbing mabuting ehemplo sa loob ng tahanan mo? Pwede? Sina-challenge kita. Accept it or not, I'm challenging you. Pwede ba ikaw naman ang sample? Simula ngayong araw na to, mas marami naman ang nutrisyon at babawasan nyo na ang lason? Kaya o hindi? Basic na basic. Ang bait ko, hindi ko sinabing zero. Lason, bawas. Mas marami nutrisyon. Ngayon, kung gagawin mong mas marami ang nutrisyon, hindi mo kailangan graduate ng high school para maintindihan mo ito sasabihin ko. Tingin, simula ngayon mas marami ang nutrisyon, pwede bang makarecover ng organs? Pag nakarecover ang organs, magtatrabaho na sila? Pag nagtrabaho na sila, may sakit ka pa? Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili, tumiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. Di ba totoo ang pangako ng Panginoon na pwedeng gumaling? Palakpakan natin ang Panginoon. So ladies and gentlemen, that's the completeness of my presentation. May natutunan? Sa narinig at nakita nyo ngayon, pwede bang gumaling o hindi? Pwede, pero walang magic, ha? Hindi pwedeng iinom ka lang, iintayin mo. Ayan na. Ayan, lapit na, lapit na, ayan na. Ayan, patalam na.
Walang magic. May proseso. Meron? May disiplina. May tamang pagsunod. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory.